matapos ang summer retreat, kalagitnaan ng summer vacation. Isang nakakapangilabot na insidente ang nangyari. Ito pala ang bahay ni Sarushima. Oh, nakapunta na ako dito dati kasama ibang taga-student council. Pero hindi naman namin siya nakaharap. Talaga? Hindi talaga siya humarap kahit kanino. Kung ano-ano na nga ang ginawa namin noon eh. Hindi nagpapakita. Sigurado ako dahil sa kanyang witch power kaya siya nagkakaganon. Isa pa ang alam ko, pinag-aaralan na rin siya ng grupo ni Odagiri. Baka naman maunahan pa tayo! Anong gagawin natin, Miyamura? Relax ka lang. May naisip ako. Pilitin natin pumasok! Sandali, ano na yaman ah! Hi guys! What are you doing? Sarushima? Ha? Siya ba yun? Akala ko ba ayaw niya magpakita? Tama-tama. Gusto ko rin kayo makausap para makapagpatulong sa inyo. Kailangan pa ba natin ayusin ang bahay niya? Ano naman kinalaman nito sa pakay natin? Wala tayong choice. Kapag umuwi na to, siguradong sasabihin niya sa atin ang power niya mamaya. Subukan mo kayang tumulong dito! Oo na, sige na. Aba, ayos to. Ang late naman ng balak niya. Ang sabi ko sa'yo, tumulong ka! Ay, Sarushima! Tapos na kami! Apa, matintin! Nagawa mo patulugan kami! Ayawa na! Ano ka ba naman, Yamada? Dito ka nga muna. Nakakapikul eh! Wala pang ganang humarap ang babaan yan, ha? At nag-aalala pa siya sa lagay niya yan dahil isa siyang witch! Hindi pa natin masisiguro yan. Pero sa palagay ko, ito na ang pinakamaganda mong pagkakataon. Pagkakataon? Magkakataon mula siyang halikan. Hindi no! Bakit ko naman gagawin yun? Total, kanina ka pa naman napapagod yung kalilinis, di ba? Hindi naman siguro masama kung humingi sa kanya ng isang kiss. Weh, di nga. Siyempre naman. Kung gano'n naman pala, di sige. Wag ka sana magagalit dito. Yamada. Sagipin mo ako. Yamada. Miyamura, pwede bang iwan mo muna kami? Ano? Sige na. Sorry kung napagod ka sa pag-ayos dito. Okay lang. Anong ibig mong sabihin, sagipin? Ang totoo kasi niyan, may nalaman ako. Anong nalaman mo? Matagal ko nang alam na makakarating kayo dito sa bahay. Ha? Bakit? Sino nagsabi sa'yo? Walang nagsabi. Ang totoo niyan, nakikita ko ang hinaharap. Nakikita mong hinaharap? Talaga? Hmm? Ayan. Gumana ba ang isip mo? Alam ko naman na hindi ka basta naniniwala sa akin eh. Pero kailangan kitang mapaniwala. Wala ka palang choice kundi maniwala sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo, nung una ko nakita ang future, hindi rin ako basta naniwala na ang next period ay magiging study hall o magkakaroon ng pop quiz. Pero isang araw, bigla na lang, nakita ko ang nakakatakot yung harap. Nakita ko na nasusunog ang school building. At nakita ko rin na ang pinagbilintasan nilang gumawa ng sunog ay ako. Lahat sila, iniisip nila na ako ang nagsunog ng school building. Kaya ako huminto sa pag-aaral para makaiwas na lang sa mangyayari. Kasi wala namang maniniwala sa akin kung sasabihin ko sa kanila ang mga nakita ko, di ba? Kaya ba, naisip mo na lang nalayuan ng lahat? Ha? Huh? Sabihin mo nga sa akin, Sarushima, bakit kailangan kong maniwala sa mga nakita mo tungkol sa mangyayari? Di mo kailangan maniwala. Dahil nakita rin kita sa fire scene. Nandun ka sa tabi ko. Bukod sa akin, isa ka sa napagbintangan na nanunog sa school building. Paano nangyari yun? Malay ko, gusto ko rin nang malaman eh. Oo nga naman, gusto mo rin malaman. Pero, yan din ang isang dahilan kung bakit ako umalis. Hmm? Nang sa ganun, hindi tayo makitang dalawa. Kung hindi tayo makikita, hindi magkakaroon ng pagkakataong mangyari yun. Pero ganun pa rin, nakita pa rin tayo, tulad ng nakita ko sa isip ko. Kailangan ko ba mag-sorry dahil sa nangyari? Hindi, no? Ako nga tong dapat na mag-sorry eh. Iniisip ko rin na kung makikita tayo, baka sakaling magkaroon ng pagkakataong mabago ang future. Pero sa palagay ko, hindi basta-basta mababago yun kahit na anong gawin. Sarushima? Hmm? Pwede mo ba akong halikan? Ha? Katawan ko bang magiging kapalit dahil dinala kita sa ganitong problema? Wala naman ako sinasabing ganun eh! Meron kasing dahilan kaya ako hiningi yun. Gusto ko kasi malaman kung sino gumawa kaya gusto ko halikan mo naman ako! Okay lang. Ha? Pumapayag na ako. Gawin mo na. Kung sa bagay, ikaw naman ang huling pag-asa ko. Nararamdaman ko na labas niya hindi lahi. Umayos ka nga dyan! Hindi ka na naman nakikinig eh! Ibig sabihin, totoo pala. Tama pala na si Maria Sarushima ay isang witch. Oh! O
bakit nagulat kayo? Hindi kayo makapaniwalang alam ko? Kung hindi niyo na itatanong, alam ko kung anong power meron ang babaeng yon. Pero wala naman akong obligasyon na sabihin yan sa inyo, kaya secret muna. Ito na unang maibibigay ko sa inyo, pagtsagaan niyo na. Bakit ako lang sinampal? Wow! Ang lupit doon, Yamada! Ito pala yung sinabi mo kanina na sasampalin ka ni Odagiri. Malupit na power pala makita mo mangyayari sa future! Ngayon, alam na natin na si Sarushima ay isang witch na kayang malaman ang future. Ibig sabihin, ito ngayon ang challenge natin. Tignan nyo muna ang drawing na to. Yan ba ang gawa ni Master Artist Yamada? Matindi, ah! Ngayon ako nakakita ng ganyan drawing, ha? Abstract ba tawag sa gawa mong yan, Yamada? Huwag yung tignan yung drawing! Tignan nyo yung ibig sabihin ng drawing! Sasabihin ko na nga lang, yung old school building masusunog at kaming dalawa ni Sarushima mapagbibintang gumawa nun. Nako, seryoso pala talaga, ha? Tama, at may nakahula ng bagay na yan. Kailangan natin malaman kung sino ang gagawa nito. Sandali, Yamada. No? Pwede mo bang ikwento uli sa akin ang nakita mong future nung hinalikan mo si Sarushima? Ha? Ganito, nakita ko nakatingin kayong dalawa sa akin. Merong marka ng palad sa mukha ko. Ganun ba? Ibig sabihin, nakikita mong sarili mo, tama ba? Parang ganyan sa drawing ko. Ibig sabihin, ikaw tumatabi mo. Sandali nga, paano naman ako napunta dyan? Sabihin mo, si Miyamura ba nakita mo rin sa vision? Ha? Ngayon ko lang naisip, hindi ko nga yata siya nakita sa vision ko. Alam ko na kung paano to. Ha? Wala si Miyamura sa nakita mong vision, Yamada. Dahil nalikan mo siya kanina, hindi ba? Bakit? Ano bang naiisip mo, Shiraishi? Dahil yung nakikita ni Miyamura ang nasa vision. Talaga? Naiintindihan ko na. Ibig sabihin, power yan na makita mong future sa kung ano ang nakikita ng partner mo. Oo nga, no. Gets ko na siya, ang galing! Kanina pa sinasabi, ngayon mo lang nag-gets. Tingnan mo rin maigi ang drawing na to. Dahil kayong dalawa ni Sarushima ang makikita dito, ibig sabihin... Alam ko na! Hoy, sandali, Yamada! Saan ka pupunta? Ano? May iba pang tao sa fire scene na nakita ko? Oo, meron nga. May naisip ka bang ibang tao na nahalikan mo na? Ang totoo niyan, meron ako ibang nahalikan. Sino? Medyo nakakailang naman kung ikikwento ko sa'yo. Kaibigan ko rin ang tinutukoy ko. Lalaki. Isang lalaki? Pero huwag kang mag-isip na masama. Wala kaming relasyon. Nagkataon lang na sabay kaming umuwi galing abroad kaya nagpapalagayan kaming dalawa ng loob. Eh, bakit ang defensive mo kung ganun? Sino siya at saan ko siya mahahanap? Ah, sige. Siya ba ang naiisip mong arsonist? Baka naman nanguhusga ka lang. Hindi ko pa masasabi yan. Pero nasisiguro ko na meron siyang magiging kinalaman sa sunog. Ganun? Siguro nga. Kailangan ko siyang mahanap. Pero ipangako mong hindi ka lalabas ng bahay. Oo, sige. Mag-iingat ka rin, Yamada. Pero, paano kung mangyari yun dahil hinayaan kong makita silang dalawa? Kentaro Chibaki. Ang lupit! Kaya mo palang gawin yun! Huwag naman bumamaliti ng Toto Pangkuas! Wala akong pakialam kahit ano pa siya. Dahil sisikapin kong maging pinakamagaling sa game na to! Laban na siya! Hey! Nakakainis! Siya na to. Hoy! Ikaw ba si Kentaro Chubaki na Class D? Talo na naman ako! Hoy! Rematch tayo! Hoy! Ano ba? Nakikinig ka pa sa akin? Mahimik ka nga dyan! Nakakabala ka! Ikaw! Naririnig mo naman pala ako eh! Akalain mo nga naman, ikaw si Yamada ng Class B, hindi ba? Ano ba kailangan mo sa akin, ha? Meron lang akong gustong itanong sa'yo, kaya ako nandito. Meron din naman akong gustong itanong sa'yo. Ha? Ano? In love ka kay Shiraishi? Oo nga! Alam mo naman na balikbayan ako kaya maraming babaeng interesado sa akin. Pero si Shiraishi lang ang tanging babaeng hindi ko mahihindihan. Ha? Huh? Nakaka-refresh siya. Lagi ako masaya. Sa Aisha pa, maayos naman ang pakitugo ko sa kanya mula pa noon. Ay nako, baka ibang tao ka, no? Ano mo ba yun? Kaya nga ang mission ko! Sabihin sa kanya, nararamdaman ko! Ha? Pwede mo ba siya sabihan na pumunta sa school ko at dyan bukas? Sige na, please! Ano? Bukas na agad? Hindi ka naman nagmamadali niyan, ano? Seryoso ba talaga ang lokong to? Sigurado namang hindi papayag si Shiraishi sa gusto niya eh. Okay, sige. Oo, talaga! Nako, napakabait mo pala talaga, Yamada! Ito ba talaga ang taong susunog sa school building? At dahil dyan, Yamada, gusto ko ipakita sa'yo ngayon ang itinatago kong alas. Eto, kapag nalulungkot ako, kaya gusto kong maglibang, dito ako nagpupunta para makalimot. Dito tayo. Oh, teka, familiar to ah. Ito yung old school building na masusunog. Diyan ka lang, ha? Kalinari mo? Ano? Ito, ha?
siya na nga. Tapos na! Ang simbolo ng pagkakaibigan natin! Ito na nga ang dahilan kung bakit masusunog ang building na to! Huh? Ayaw mo? Ngayong araw masusunog! Oo! O ano, pupunta ka ba sa school bukas? Oo nga! Sabi ni teacher, malalagod na wakong video ako pupunta! Si Yamada, si Sarushima, pati na rin si Tsubaki. Kayong tatlo, magkakasama-sama ngayon sa school. Kailangan natin mapigilan si Tsubaki na magluto ng kanyang tempura kahit na anong mangyari. Naman kasi ang kinilaman ng pagluluto ng tempura sa depression ng taong yun! Siya nga pala, Yamada. Bakit hindi mo napigilan yung manakasasampan ni Odogiri siyo kahapon? Ha? Alam mo naman na mangyayari yun, di ba? Bakit hindi ka umilag? Hindi ka na sana nasaktan. Ha? Kung ganun, magagawa mo kayang mabago ang hinaharap. Ano bang gusto mo mangyari? Huwag akong kumilos? Kaya nga, anong gagawin mo para mabago ang hinaharap? Bakit nandito ka? Ano ba nangyari? Bakit hanggang ngayon wala pa rin si Shiraishi dito? Sandali lang ha? Teka muna! Huh? Huwag mo sabihin, hindi siya magpapakita sa akin ngayon! Sandali, magpapaliwanag ako. Ano ba problema? Sabi ko si Shiraishi ang pumunta rito pero ikaw ang dumatay. Ano ba nangyari? Uminahon ka nga muna. Ipapaliwanag ko sa'yo pero gusto kong makinig ka muna sa akin. Halikan mo ako. Halikan mo ako ngayon din. Kung ganun, bastard na kalod ako sa kanya, ganun ba? At gusto mo lang na hindi sumamahal loob ko kaya binibiro mo ako? Di ako nagbibiro, no? Seryoso nga ako! Hindi mo na lang nararamdaman ni Elia. Teka, umayos ka ha? Baka po anong isipin nila sa akin! Ganun ba? Hindi ko kasi alam na si Yamada pala eh. Napipikon na ako ha. Kung magpapalit kasi kami ng katawan ng taong ito, may lalayo ko siya sa school building. Pasensya ka na. Pero hindi ko kayang gawin yun. No! Stick-to-an lang ako na tao. Pasensya ka na, pare. Move on ka. Sandali! Ano ako bilastin? Nakakainis! Kung ganito lang naman, pepersuhin ko na! Hindi ka dito! Alright! Yamada! Tirahin mo na! Pasensya ka na, Tsubaki. Maganda naman ang hangaring ko ito. Anong klase siya? Tapas niya! Subukan niyo lang gawin sa akin yan kung kaya niyo! Kumusta kayo? Ang bilis yun namang dalawa! Wala naman kasing nagsabi na ang lakas pala ng Tsubaki na yun. Alam kong walang mangyayari sa lakas. Paano mo naman na siguro? Sige nga! Alam ko namang bugbog sarado kayong babalik dito eh. Hinalikan ko si Miyabi. Anong sabi mo? At marami rin ang kwentong narinig ko kay Shiraishi. Sa mga nangyari, kasama na ang tungkol sa witch. Huh? Kaya nga alam mo, nagtataka ako kung bakit mag-isa mo tinatrabaho to eh. Sandali, hindi yung ganun! At hindi mo rin sinabi sa akin na meron ka palang mga kaibigan. Napaka-optimistic naman itong babaeng to. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ka pwedeng makipagpalit ng katawan sa kanya. Ha? Oo nga eh. Isa na lang ang option natin. Harapin siya ni Shiraishi. Ganito. Meron ako naisip na mas magandang paraan. Tsubaki, kanina ka pa ba dyan? Ikaw pala yan, Shiraishi! Okay lang! Ang totoo niyan eh, kararating ko lang dito. Sinungaling ka. Nabanggit kasi sa akin ni Yamada. Gusto mo raw ako makausap? Ano ba yun? Oo! Ganito kasi eh. Totoo niyan, meron kasi akong nararamdaman sa'yo. Hindi! Sandali lang. Meron sana akong gustong i-request sa'yo. Pwede mo ba akong samahan mag-shopping ngayon kung okay lang? Tama lang habang nakatutok si Miyabi sa rilong. Malalaman niya kapag dumating ng oras ng sunog. Ibig sabihin, malalampasan natin ang oras ng sunog kapag hindi bang niyamat si Tsubaki. Tsubaki, pumayag ka na. Sige ba? Yun, sa wakas! Kung ganun, tara, umalis na tayo! Tara na! Ngayon, tsak na magbabago na future! Ay, hindi tayo makapagkwentuhan, maingay. Oo nga eh. Yes! Hindi siya makakapag-propose kasi maingay. Ang galing ko talaga. Very good! Isang oras na lang ang kailangan kong hintayin. Ayos na! Sandali lang ha, may tumatawag kasi. Hindi maganda to. Magbabago nga ang future pero masama man naman. Ano? Ngayon si Miyabi na dapat nasa club room lang. Nandun na rin sa harap ng sunog. Ha? Ano ba kasing ginagawa mo? Sorry, tawagan ulit kita mamaya. Hello? Narinig ko ang sitwasyon. Miyamura, ano nang gagawin ko ngayon? Ganito na lang. Sa ngayon, alam na natin nagbago ang hinaharap, hindi ba? Hindi na ako nagtataka doon. Siguro dahil sa pagpapalit ng dalawa ng katawan. Oo nga, tama ka. Sa pagkakataon ito, wala tayong choice. Gamitin lang huling alas. Kung hindi, maaanda nga ng proposal. I-delay mo na lang. Uuwi ka na? Sorry, kanina pa kasi ako nakakatanggap ng maraming tawag. May emergency kasi.
Pero hindi ko pa nasasabi sa iyo yung gusto ko. Pwede ba? Bukas na lang tayo mag-usap dalawa. Wisit, umubra sana to. Okay lang. Bukas ko na lang sasabihin sa iyo ang lahat. Oo nga naman, huwag ka nang malungkot. Sige, alis na ako. Nagmamadali kasi ako eh. Teka lang muna, si Ricey! Okay, ba't ginawa ko, Miyamura? Ano ba ginagawa mo? Malis ka na dyan, talian mo! Nasaan ako? Bakit puro natutukahan ang mga tao rito? Si Ricey! Hindi ko na kayang ipagpabukas pa. Mahal na mahal kita, si Ricey! Ako po, ano na bang nangyari? Okay, sige. Gusto kong yayain ka ng date. Naku, ano gagawin ko? Wala na akong magagawa pero nakakaya naman kay si Ricey. Ganun ba, Eddie? Sandali lang muna. Oh, ano ginagawa mo rito, Yamada? Teka, Yamada, bakit ka ba nandito, ha? Ito ang gusto kong sabihin. Ganito kami. Kasi may relasyon kami. Sandali, Jumaki! Ano ka ba naman si Ricey? Anong ginawa mo? Wala na tayong ibang magagawa. Ha? Hindi talaga kita maitindihan. Saka mo punta, Yamada? Hindi ka nag-iingat. Ginagawa mo na lang basta gusto mo. Sige na, ako sa malatong pintuan, Jumaki! Wala na akong tiwala sa'yo! Ricey, bakit? Huh? Si Ricey? Itong oras dapat magsisimula na ang sumo. Nagawa natin! Oo, tama ka. Ang lubet! Mula ngayon, sasali na rin ako sa Supernatural Studies Club. Ha? At ano naman ang gagawin mo sa club, ha? Sa incident ito, interesado na rin ako sumali sa mga witch gaya nyo. Kunwari ka pa, sisiray sila naman ang target ko. Oh, hindi ah! Hindi totoo yan! Kung ang pagluluto mo ng tempura yung pagmamalaki mo rito, hindi yun ang hanap namin, no? Hindi ka man maniwala, witch is talaga ang interes ko. Kapag sinabing hindi, hindi! Huwag naman! Pwede ba kitang mahiram sandali? Thank you, Yamada! Sandali lang! Ang totoo niyan, ayoko rin namang mapagbintangan eh. Nahiya ka to. Pero meron akong gusto malaman. Ano yun? Bakit nga pala itong si Shiraishi, pinersa niya ako na makipagpalit ng katawan? Huh? Hindi niya ba sinabi sa'yo? Hindi. Sorry, hahayaan ko na lang na siyang magsabi. Kahit naman ako, nagtataka. Alam na niyang mangyayari, pero nakipagpalit pa rin siya sa'yo. Oo. Salamat sa inyo. Wala yun. Tapos na ang lahat. Akala mo ba talaga yun ang sasabihin ko? Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo yung maliwanag! Sa'yo pa ng bukaan niya. Basta tandaan ninyo, ayoko nang pasaway dito sa grupo, ha? Wow! Aray! Please, aray! Member na ako na Supernatural Studies Club! Buti naman at kompleto kayo rito. Huh? May balita ako sa inyo. Alam ko na ngayon kung anong power ni Sarushima. Nagulat kayong lahat kasi nalaman ko, ano? Sasabihin ko na sa inyo. Nakikita niya ang hinaharap. Muna! Bakit ako na naman?
pala sila, Palmo! Nagsimula na ang second term. Masaya nga kasi meron pang cultural fest. Cultural festival. Ay, nako. Ano kayang pwede mapaglibangan? Welcome po! Pasok po kayo! Alamin niyo po ang inyong kapalaran! Accuracy guaranteed! Meron pa kayong yakisoba bread paglabas! Ang specialty ng Supernatural Studies Club! Alamin na magiging kapalaran niyo! Kapalaran? Mukha namang sinisingit lang ang yakisoba bread eh. Mga bulero. Wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Huh? Oh, sige, mauna ka na! Salamat sa pagbisita. Maligayang pagdating sa House of Fortune! Sigurado ka ba na hindi ko si Yamada? Sigurado ako at kailanman na hindi ako nagkamali. Hindi ako si Yamada. Ako ang nag-iisang si Dragon Dayama at ako ang propeta ng Sanlibutan! Ikaw si Yamada. Ang layo naman ng Dayama sa Yamada. Kaya kong hulaan ang iyong hinaharap ngayon din at malalaman mo ang mangyayari. Pero bago yun, ipikit mo muna ang iyong mga mata. Handa ka na ba sa hinaharap? Buksan mo ang iyong mga mata pagtapos kung bumilang ng tatlo! 3 2 Ano bang ginawa mo sa akin? Bakit mo ba ako hinaligan? Walang ibig sabihin yun, okay? Ano walang ibig sabihin? Eh, hinaligan mo ako! Ayan, nakita ko na! Indirect kiss! Yan ang mangyayari sa inyo ni Nete Odogiri sa lalo madaling panahon! Yun lang! Alis na! Sabi ko na nga ba, ginagamit yung power ni Sarushima para malaman ang future ng ibang tao. Mm-hmm. Wala ng choice! Yan lang ang paraan para makabenta ng yakisoba bread! Actually, ako ang nakaisip niyan! Halika na nga, Ushio! Umalis na tayo! Ha? Ano to? Ayoko na niyan eh, kaya sa'yo na lang! Ito na ba yung indirect kiss? Okay! Sino na susunod sa pila? Pasensya na, kailangan po maghintay sa pila. Ay, pila-pila lang! Wala na mga gawin sa pila! Ang galing naman! Nakakatulong talaga ng malaki ang powers ko, no? Oo naman. Dahil sa'yo, nabenta lahat ng yakisoba bread. Siguro naman, dahil dyan. Medyo nakabawi na ako dun sa sunog. Huwag kang mag-alala. Wala yun, hindi mo na kailangan bumawi o magbayad ng utang na loob. Sigurado ka? Oo naman. Dahil dyan, Yamada, meron akong gustong ihingi ng advice sa'yo kung okay lang. Ha? Huh? Iniisip ko kasi, posible kaya na mabura sa katawan ko ang powers ko? Pwede kaya? Ha? Huh? Bakit naman? Gusto ko na kasing ma-in love. Hindi ko magagawang ma-in love sa isang tao dahil siguradong makikita ko ang future niya pag kinis ko siya. Oo nga naman. Ikaw si Shinichi Tamaki, hindi ba? Hoy! Hindi mo ba ako nalilinig, ha? Hi. Bakit ba may nakapasok na taong maingay dito sa loob? Nakakainis naman. Ha? Bakit ba? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Okay. Alam ko naman biglaan, pero hihingi sana ako ng pabor. Meron kasing isang witch na gusto na mawala ang kanyang power. Alam mo, wala akong alam sa ganyan. Pwede ba? Huwag ka na nga magpa-inosete dyan. Nagtataka ako kung paano mo ako nakilala. Sino ka ba talaga? Simple lang, dahil marami ako impormante na nagkikwento sa akin. Siguradong ikinuwento sa'yo ni Noah Takigawa ang lahat, no? Ang daldal talaga niya. Sandali nga! Bakit ganyan ka magsalita? Sino ngayon sa atin ang maingay, ha? Huwag mong ibalik sa akin ang salita ko. O sige, halika, sumunod ka. Tulad ng nalalaman mo, ang powers ko ay nakawin ng powers ng ibang witches. Ibig sabihin, ang taglay kong kapangyarihan ngayon, ang totoo, ninakaw ko rin yon mula sa ibang witch. Oh? Totoo ba yan? Huwag kang mag-alala, ipapakita ko to sa'yo. Ay, sakit sa ulo. Umayos ka kasi naririnig pa rin kita. Hoy, miss! Sino yun? Hindi ako yun ah! Sinungaling ka, bastos! Sama ng ugali mo! Alam mo na? Taglay ko ang kapangyarihan na maging invisible o mawala sa paningin ng mga taong nahahalikan ko. Hindi na nila ako makikita pagkatapos ko silang halikan. Ang lupit! Cool, di ba? Bukod dyan, kung sakali naman na isang witch ang mahahalikan ko, mapapalitan ang power ko at mawawala naman ang sa kanya. Sa bagay na yan, sorry, pero hindi ko maibibigay ang nire-request mo sa akin. Pasensya ka na. Sandali lang! Hindi naman ako pwedeng bumalik ng wala napapala. Anong sasabihin ko sa kanya? Ang ingay talaga nito. Yun ba ang problema? Bye-bye, Yamada!
Alam ko na sa pagkakataong ito, hindi mo na ako nakikita. Sabi ko, sandali lang. Teka, hinalikan na kita. Paano nangyaring nakikita mo pa rin ako ngayon? Hindi ko alam. Ganun pa man, ibig lang sabihin, hindi ka basta makakatakas sa mga mata ko. Aha, ibig sabihin, ang tawag sa'yo ay isang witch killer din. Ano ka mo? Witch killer? Ha? Kung pakikinggan mo ang request ko, makikinig din ako sa gusto mong mangyari. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Bargaining ang tawag doon. Pwede mo rin yung tawagin na deal. Oh, sige, makikinig ako sa'yo. Ano ba yun? Ang totoo niyan, gusto kong maging susunod na student council president. Gusto kong alamin mo kung sino ba ang nakatakdang maging susunod na presidente. Yun ang kondisyon ko. Ano? Susunod na presidente? Ay nako, bakit hindi mo nalang alamin sa sarili mo? Confidential kasi ang bagay na yun. Mahirap kunin ang bagay na yun, kaya nga ako nagpapatulong. Oo nga naman, lalo pa tusong tao yan si Yamasaki. Kung maiimbestigahan mo ito at magiging maayos ang lahat, ako na ang bahalang bumura sa powers ng taong nagpapatulong sa'yo. Anong ginagawa mo, Yamada? Bakit? May kailangan ka ba sa amin? Kung hinahanap mo si President, ang alam ko, nasa cultural festival siya ngayon. Pero mamaya, babalik din yun dito. Okay. Hoy, nandyan ka pala. Kanina ka pa ba naghihintay? Pasensya ka na, Yamada. Ang totoo niyan, kanina pa ako nag-e-enjoy sa labas. O bakit? Meron ba akong may tutulong sa'yo? Oo. Okay lang ba nakausapin kita ng sarilinan? Ganun ba? Huwag mo nalang pansinin si Asuka. Kung wala kasi siya sa tabi ko, tiyak na hindi ako presidente ngayon ng council. Ang relasyon kasi naming dalawa, hindi dapat nagkakalayo. Bakit ba? Naihiya ka ba na marinig ng babae ang sasabihin mo sa akin? Hindi naman. Oo, sasabihin ko na, sige. Gusto ko sana malaman kung sino ang napipisil mo na maging susunod na presidente. Susunod? Oo. Nandyan kasi sina Miyamura at Odagiri na gusto na rin ang posisyon mo. Sino pa sa kanila? Aba, medyo mahirap nga yung tanong mo sa akin, Yamada. Ibig sabihin niyan, hindi mo masasabi? Hmm. Nakakainis! Ano ba naman itong pinasok ko? Hindi! Ayoko! Hindi ako payag! Ayokong gagamitin yung power ko sa ganyang bagay. Pero ang totoo niyan, gusto ko rin malaman. Oh? Kung ano ba talagang tingin sa akin ng council president. Tama ka dun. Kung kailangan talaga ng tulong ni Sarushima, sige, tutulong din ako. Ayos, eto na! Gagamitin ko na ang charm power ni Odagiri! Nako, may UFO! President, okay ka lang ba? Sana hindi ka nasaktan. Hmm. Teka, ano to? Sabihin mo nga, bakit mo nga pala ako tatangkaing halikan kanina? Anong gusto mong mangyari? Problema to. Hindi ko pala alampasin ang ginawa mo sa akin. Huwag kang mag-alala, Yamada. Yan din ang gusto kong gawin sa'yo. Ayan, lagot ka. Babalian ka talaga niyan. Sige ka. Wala akong pakialam. Merong witch na gusto na mawala ang kanyang power. Kailangan ko ng impormasyon para matulungan ko siya sa problema niya. Power niya? Tama ka. At hindi ako basta susuko. Naiintindihan ko na. Oh? Sa bagay na yan, gusto ko magtulungan tayo. Ha? Huh? Bakit naman? Lumapit din ako noon kay President para mawala rin ang powers ko. Ang powers ko. Ang kapangyarihan na maging invisible. Ang maging invisible? Talaga? Yun ba ang power mo noon? Oo, yan ang power na meron ako noon. Ay, naku naman. Magkaibigan na pala kayo ngayon ni Tamaki. Nagugulat naman ako sa kilos ninyong dalawa. Sasabihin mo na ba sa akin? Sorry, pero kahit sinabi ni Asuka, hindi pwede. Ano? Sa bagay, hindi pa naman talaga ako nagde-desisyon. Yang si Tamaki kasi ang pinaka-prominente sa buong grupo. Pero ngayon, may kinalaman siya sa insidenteng ito. Mukhang kailangan ko na siyang ma-re-evaluate ngayon. Ganun pa man, mahigpit talaga ang labanan ng tatlong yun. Oo, para sa akin, problema rin ang bagay na yan. Hmm. Yang gusto mong malaman, hindi madali sa akin na makapag-desisyon kaagad. Alam ko na! Maglaro tayo para malaman! Ah, ano namang klaseng pagdidesisyon yan? Alam mo kasi, Yamada, dito sa loob ng school, meron talaga tayong 7 witches na schoolmate. Sabi niya, hanapin daw 7 witches. Sandali. Kung hindi ako nagkakamali, kilala na natin yung 6, di ba? Eh, anong ginagawa niyong dalawa? Di ba mga witch din kayo? Sabi niya, hindi raw kasama ang mga lalaki dito. Ibig sabihin, basta makilala lang natin ang pampitong witch, pwede na akong maging council president sa next term. Kung ganyan naman pala, edi magsisimula na kami mag-witch hunting, di ba, Ushio?
ayos yun. Ganun na rin ang gawin natin. Hindi. Maging president ka man ng council o hindi, hindi na namin tungkulin yun. Ang importante, Tamaki, nagawa ko ang pangako ko. Kaya burahin mo na ang power ni Sarushima ngayon din. Sorry, pero hindi ko pa pwedeng gawin yun eh. Ano sabi mo? Isipin mo ngang mabuti. Oras na alisin ko ang power ni Sarushima tulad ng gusto mo, mawawala rin ang power of invisibility na taglay ko ngayon. Pagkatapos nun, isang bagong witch naman ang magtataglay ng power na yun. Kung magsasanib ang dalawang witches na hindi magkakilala, hindi rin gagana yun. Sa bagay, tama ka naman dyan. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko pa rin naman ang promise ko sa'yo eh. Oras na makita natin ang ikapitong witch, mangyayari din ang plano. Ganun pala ang kwento. Sorry kasi naghintay ka pa sa akin na matagal. No problem. Salamat sinabi mo sa akin. Teka! Bakit mo ko alikan? Ano ba ginagawa mo? Ayag tuloy kung ano-ano na tuloy ang nakikita ko ngayon. Sorry, nabigla kasi ako. Salamat, Yamada! Nawala ang power ko dahil sa'yo. Thank you! Natutuwa rin ako. Salamat din sa'yo, Tamaki. Wala yon. Simpleng bagay lang naman yun eh. Dahil din naman dyan, naging student council president ako. Nakikita mo, Yamada? May nakikita ka bang mangyayari sa future? Oo, nakita ko ang future mo na wala na ang power mo! Oh. O paano? Kailangan ko pang bumalik ng club room! Okay, see you! Naku, munti kong makalimutan. Meron nga pala akong meeting ngayon. Ayan na, hinahanap na ako ng sekretary ko. Nandito na siya. Anong problema, Yamada? Mukhang pagod na pagod ka. Miyamura! Kailangan natin mag-witch hunting ngayon. Oh? Anong meron? Kakaiba ang kinikilos mo ngayon, ha? Wow, laki na nga po! Ano naman yan? Bakit, Yamada? Ano bang future ang nakita mo kanina? Wala. Wala naman ako nakitang kahit na ano eh. Sinungaling ka. Naging weird na yung kinikilos mo mula na magkita kayo ni Sarushima. Sabihin mo na, dahil kung hindi, ikaw rin. Oh, sige na! Nakita kong magiging presidente si Tamaki. O ano ngayon? Yun lang ba yun? Gusto kong malaman kung bakit bigla ka nalang nagpa siya na tulungan ako ngayon. Sabihin mo na sa akin, ano ba nakita mo, ha? Si Shiraishi, ang magiging sekretary niya. Oo, talaga? Yun ang nakita mo? Kung mangyayari yun, sa palagay ko, hindi yun ang posisyon na nababagay para sa isang honor student na tulad niya. At hindi lang yun. O ano pa ba? Dahil ba sa malalayo na si Shiraishi sa atin? Hindi yun! Nakita ko. Pasensya ka na. Napagod ka pang pumunta rito para sa akin. Okay lang. Ano ba ang agenda natin ngayong araw? Yung budget application para sa theater club, saka yung usage regulations ng school internal bulletin board. Oo, Shiraishi! Huh? Nung makita ko mukha niya, wala akong nagawa. Kung hindi tanggapin. Teka, huwag mo sabihin! Oo, tama ka. Ang totoo, mahal ko na nga si Shiraishi. Ito na ang listahan ng mga estudyanteng pasaway sa school. Lahat na ito. Pati yung mga hindi pa nasasabihan, sila ang tatargetin natin na posibleng witch. Kaya maging handa kayo sa posibleng mangyayari. Ibig sabihin, sa kanila tayo magsisimula? Kaya naman pala bigla kayo nawala sa party eh. Meron kayong trinabahong dalawa. Bakit? Masama ba mangyayari ka sakaling si Tamaki maging presidente? Sandali. Siguro kailangan nating alisin sa listahan ang pangalan ng mga lalaki. Oo nga naman, babae lang naman ang witch ha. Ang galit talaga ni Shiraishi. Siguro kailangan na nating simula ng investigasyon. Pero dahil hindi natin alam kung anong power meron siya, kailangan natin mag-ingat lahat. Maliwanag ba yon? Tama! Ito. Chubaki. Ano yun, Miyamura? Tulungan niyo sana kami sa magiging laban na ito. Para kay Yamada at para na rin sa akin. Pakiusap. Ano bang ginagawa mo? Umayos ka nga dyan! Oy! Kumusta? Wala pa akong nalalaman. Garun ba?
Good luck na lang, ha? Sandali lang. Ano ba ang dahilan na pag-hunting mo ng witch? May dahilan ito, di ba? Okay lang kung ayaw mo pang sabihin, pero sana malaman ko rin ang totoo. Nakikiusap ako. Oo. Relax na relax ka, ha? O baka naman, nag-give up ka na sa balak mong maging student council president? Kailangan ko lang maghintay sandali bago ako kumilos. Oo nga, yun ang sabi niya sa akin. Parang nawawala na ng gana ngayon si Tamaki. Kaya naisip ko, laban na ito sa pagitan nating dalawa mula ngayon. Good luck na lang sa atin, okay? Ano nangyari? Pumunta ba siya rito para siraan sa akin si Tamaki? O sinasabi niya lang sa akin kung ano nangyayari? Ano kayang gusto niya? Hay nako, alam niyo kung tutusin, hindi naman talaga kasama si Tamaki sa target natin, di ba? Tama ka, Miyabi. Ang target talaga natin ay yung mga problem students sa school. Oh, anong problema, Yamada? Sandali, anong ibig mo sabihin? Ano ba, tama na! Sinasabi ko na nga ba eh. Pabihira, pinapalala nyo lang yung sitwasyon. Makinig kayo! Alam nyo ba na kayong tatlo, taglay ang invisibility power ni Tamaki na hindi nyo nalalaman? Ano? Si Sarushima ang pinakahuling tao na nahalikan ko. At dahil nawala akong nakita sa future nang halikan ko kayong tatlo, ibig sabihin na sa ilalim kayo ng sumpa nang hindi nyo pa nalalaman. Ha? Hindi naman kaya nandun din siya sa clubroom nang hindi natin namamalayan? Oo, posible yun. Kung ganun, ibig sabihin, paano nyo nakawin ang lahat ng pinaghirapan natin? Kung ganun, mabuti pang kuminos na tayo. Kailangan na nating hadlangan na naman ang masamang pinaplano niya. Hindi. Hayaan lang natin siya. Bakit? Kailangan natin magpalit-palit ng katawan ngayon para harangin ang gusto niyang mangyari. Ayos! Wala nang nakasunod sa atin. Dapat kasi sa clubroom na lang tayo nagpalit eh. Ha? Pero kung ganun kasi, makikita nila na ano... Sige na, kailangan natin magmadali. Oo. Sige. Sandali. Meron muna akong gusto siguruhin kung okay lang. Wala naman problema sa'yo kung nagpapalit tayo ng katawan, di ba? Oo naman. Ganito kasi, alam mo, kapag ginawa natin to, baka hindi na tayo makabalik sa katawan natin. Kung hindi umubra ang plano, aabot tayo ng tatlong araw bago makabalik. Ang totoo niyan, matagal na panahon ko na itong napaghandaan. Ganun ba? At saka, isa pa nga pala, tungkol naman sa bahay eh. Kung sakali magtatanong sa'yo sila mama at ang kapatid ko, kung ako sa'yo, wag mo na lang silang pansining dalawa. Okay, ako nang bahala. At saka, sa cabinet, may box. May nakasulat doon, confidential. Sabihin mo nga, Yamada. Ha? Bakit mo ginagawa to? Sadali lang muna. Meron pa nga pala ako kailangan i-check. Bakit mo ba ako binigla? Hindi pa ako emotionally ready eh. Nagmamadali ka naman dyan. Bumalik na tayo sa clubroom. Oy! Sandali lang, Shiraishi. Meron akong may gusto akong ipaalam sa'yo ngayon. Ang totoo niyan, nakita kita sa future. Hindi lang ang pagiging presidente ni Tamaki ang nakita ko. Bukod doon, nakita ko rin na ikaw ang naging sekretary ni Tamaki. Ganun ba? At least alam ko na ngayon. Pwede naman ako maging sekretary. May panahon pa naman ako bukod sa pag-aaral at club activities. Hindi yun ang ibig kong sabihin! Ang mukha mo! Parang nung una tayo magkita! Bago pa man tayo magkapalit ng katawan, ang mukha niya na nakita ko ng mga oras na yon. Alam mo, ayoko nang mangyari yon. Ayoko nang bumalik ka sa kalungkutan! Ha? Talaga, yun pala ang nararamdaman mo. Pero wala ka nang kinalaman dun. Kung sa bagay, ayoko na rin naman balikan ng mga panahon na malungkot ako. Kaya nakikiusap ako. Baguhin mo ang hinaharap. Ano? Paihintuin natin ang freshman na gumawa ng gulo sa school? Papayagan daw tayo ng council na magtayo ng breadstand sa cultural festival kapag ginawa natin yun. Si Keigo Shibutani na nagbo-boycott sa athletics festival. Si Saiko Fukazawa na nangunguna sa cheating sa final exam. Ang huli, si Rin Asano, na madalas nakikipag-away sa mga dumadayong estudyante. Pero mukha naman hindi sila sakit sa ulo. Oo. Mukha naman talaga silang maayos, respetado at popular na estudyante. Nakakagulat lang dahil ang mga tulad nila nagsisimula ng gulo dito. Oo nga. At meron pa silang isang kasama. Si Nao Takigawa. Isa siyang witch. Ha?
At alam niyo ba, nalaman ko ang power niya. Kabaligtaran ni Sarushima dahil nakikita niya ang nakaraan. Oh, talaga? Grabe, nagiging-exciting na talaga ito, ha? Sa palagi ko, itong si Takigawa, kinain na ng masasamang nakaraan ang buhay niya. Dito siya umuugot ng tapang para kumuha ng gulo. Pero, paano nalaman ni President ang mga bagay na to tungkol kay Takigawa? Hindi ba kayo makapaniwala? Kayo pala. Nagpapalit-palit lang naman ang mga witches dito sa school. Kaya hindi malayong alam itong lahat ni President. Dapat lang alam niyang lahat. Siya ang may hawak ng volume 2 ng libro bago ito mawala. Nawala ang libro? Sa storage room ng club room. Ang hinala, matagal nang nawawala ang libro sa kwarto bago pa man ito malinis ng student council. Sa bagay na yan, dyan magaling yan si Takigawa. Ah, ganun ba? Walang problema sa akin kung ganun. Ako nang bahalang magpabagsak kay Takigawa ngayon. Paano mo naman gagawin yun? Tandaan mo, kapag nasolusyonan natin yan, babayaran tayo sa Yakisoba Bread Stand. Kaya kailangan, siguraduhin mo. At pwede rin natin mabawi yung volume 2 ng libro kapag nagkataon. Oo naman! Balak mo rin bang halikan siya nang wala man lang plano? Hindi na! Ipapakita ko lang naman ang bagsik ng upper class sa mga katulad niya. Sa amin ang isang second year student. Diba, siya si Yamada na maraming nagagalit dito sa school? Wala naman akong pakialam sa inyo eh. Ikaw lang ang gusto ko makausap. Meron lang ako lilinawin. Talaga? Ano naman ang pag-uusapan natin? Pwede ba kita makausap sandali? Ano bang gusto mong sabihin sa akin, Kuya Yamada? Meron ba akong atraso sa'yo? Huwag ka lang magpaka-inosente. Dahil marami akong naririnig na masama tungkol sa'yo. Nagdulot ka raw ng maraming gulo dito. Ano bang sinasabi mo? Bakit palagi na lang ako napagbibintangan dito? Samantalang itatlong kasama ko naman ang magugulo. Ano? Lagi ko silang pinipigilan. Kaya lang ayaw naman nilang makinig sa'kin. Ang babaeng ito, mukhang wala talagang balak umamin. Mukhang kailangan ko siyang pwersahin. Siya nga pala, kuya. Meron pala akong gusto itanong sa'yo. Ano bang tingin mo sa mga bata? Nakatulad ko. Ako sa mas matanda sa akin. Sandali lang. Relax. Teka, bakit ganito mag-isip ang mga kabataan ngayon? Teka, baka naman gusto mo ako. Sinisikreto mo lang. Ganun ba yun, kuya? Ha? Ano bang nasa isip nitong batang to? Hindi kaya siya talaga may crush sa akin? Kung ganun pala, alam ko na. Bakit, Takigawa? Handa ka na bang halikan ako ngayon? Kung makukopya ko ang power niya, malalaman ko ang kahinaan niya. Ganyan ka pala? Nakakadiri ka? Grabe ka! Tinukso lang kita ng konti! Sumakay ka naman agad! Nakakainis ka, ha? Alam ko na, tinanggihan ka kaya gumagapang ka papunta rito, no? Mukha namang mailap talaga yung witch na yun, eh. Sa palagay ko, mukhang mas maganda kung yung tatlo munang alaling Itakigawang kausapin natin, hindi ba? Oo nga. Ano, Yamada? May plano ka ba? Ah, ang babaeng yun! Hindi na ulit makakaligtas sa akin yun! Mahahalikan ko rin siya! Ano ba? Wala ka bang balak? Ano ba? Uisip! Alam ko kayo nakapala dito para halikan ako! Nakakatiri ka! Mula ngayon, huwag na huwag ka na magpapakita sa akin! Tumahimik ka! Sa palagay mo ba, basta nala akong susuko? Wala na talagang ibang paraan. Hoy, Takigawa! May proposal ako sa'yo. Papayag ka bang sumali ako sa grupo mo? Alam ko naman na may pinaplano ka na namang masama ngayon eh. Isama mo na lang ako dyan sa grupo mo, sige na! Ha? Huh? Ano bang sinasabi mo? Kung paraan mo yan para maging close tayo, sorry. Dahil nakakainis ka pa rin at nakakadiri. Ah, ganun pala ha? Pero alam mo bang marami ako nakikita sa paligid? Lalo na yung powers ng mga witch na pwede mong gamitin. Sorry ka, dahil miyembro ako ng Supernatural Studies Club. Kaya specialty ko ang mga bagay na yan. Wala naman siguro masama kung sasali ako. Ikaw naman! Dapat matagal mo na sinabi yan sa akin! Halika, Hoy! Ako, sandali lang! Ano ba? Narinig ko, sabi mo kanina kilala mo ang witches, hindi ba, kuya? Hoy, diba? Huwag ka naman pabigla-bigla! Dahil gusto mo, gagawin na rin kitang miyembro ng grupo ko sa isang kondisyon. Kwentuhan mo ako tungkol sa witches! Ano ba yung nasa isip nito? Teka! Parang may mali! Oh! Hindi na, nagbago na isip ko. Kalimutan mo na nag-usap tayo tungkol dito. Sorry.
Ibig sabihin, wala pa rin nangyayari? Oo. Si Shibutani na Soccer Club, nagbo-boycott daw sa game dahil sa personal na dahilan. At ang sabi pa niya, kaibigan lang daw ang turing niya kay Takigawa. Parang kami. Yan din ang sinasabi ni Fukusawa. Sigurado namang kontrolado ni Takigawa ang bibig nila, kaya ganun. Kumusta? Anong nangyari sa lakad mo? Nakabawi ka ba sa kanya? Wala. Walang nangyari maganda. Wala kang kwenta. Yabang mo magsalita! Mukhang kailangan nating maghiwa-hiwalay ngayon. Oo, tama ka! Makinig kayo. Meron akong gustong ipagawang trabaho sa inyong tatlo. Alam mo, bigla talagang nagbago ang itsura niya nung nabanggit ko yung tungkol sa mga witch eh. Bakit naman kaya siya interesado sa witches kung ganun? Huh? Ay! Nandiyan pala kayo! Pero problema! Pumunta tayo sa classroom! Bilis! Huh? Ano nangyari dito? Sino may gawa ng kalokohan to? Naisaan tayo. Yung volume mo na libro nawawala dito. Oh, hindi nga. Oo nga ano? Aba! Oo nga ano? Teka, sino naman nakukuha ng libro na yun? Siguro lahat, kailangan nating ipa-explain, di ba? At ang isa ko pang tanong, matutulungan ba tayo niyan para maging witch? Akong bahala, okay? Ang sama ng ugali mo, Yamasaki! Ano ba't tinatago mo, ha? Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang pakay ng babaeng yun! Dahil kung hindi itatawid kita sa kasong to, tanda mo! Sandali lang muna, ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Si Noah Takigawa ng Class 1C, isa lang naman ang gusto niya talagang mangyari. Na ipatanggal sa school ang lahat ng witches. Ipatanggal? Bakit? Alam mo, Yamada, hindi naman lingid sa'yo na nagagamit ng school ang kapangyarihan ng witches. Pero ang totoo, meron ka pang isang bagay na hindi napapansin. Bagay na hindi napapansin? Na ang mga estudyante na may labis na pag-aalala at gulo sa buhay ang nakakakuha ng witch power. Oo, parang ganun na nga. Alam ni Takigawa ito. Kaya ginamit niya ang kahinaan ng members niya at unti-unti niyang dinala sa gulo ang mga ito. Siya ang nagplanong lahat kung paano niya dadalhin sa gulo ang tatlo para malinya sa mga magmamana ng powers ng witches. Ganun ba yun? At ngayong nasa kanya na pareho ang dalawang volumes ng libro, ang ibig sabihin lang nun, ang susunod na mangyayari. Sina Shiraishi! Tama ka. Okay, natapos din natin. Ano nangyari? Kumusta kayo? Sabihin tayo mga witches ang susunod niyang tatargetin? Ganun na nga yun. Ang plano niya talagang mangyari ay patalsikin sa school ang lahat ng witch dito. Patalsikin? Paano niya gagawin? Hindi pa ba marino sa gusto niyang mangyari? Pwedeng expulsion. Tiyak, gagawin niya yan. Sandali muna! Ayoko mamula din sa Shiraishi! Wag! Napipikon na talaga ako sa kanya eh! Bakit hindi niya man lang sinabi sa atin nung simula? Kung tutusin, napakarami niyang alam! Eh, ganun naman talaga ang ugali ng student council eh, kaya masanay ka na. Okay, ano lang gagawin natin? Kahit ano pang gawin natin. Urara at Odagiri, pati sina Osuka at Tsurushima, siguradong target din niya ngayon. Mukhang kailangan muna natin ibakasyon sandali ang club. Hindi. Kailangan na makilala ni Takigawa kung sino makalaban niya ngayon. Dahil dyan, kailangan na natin kumilos laban sa kanya. Hindi maaari! Malalagay naman sa peligro mga witch! Tutulungan ko siya. Huh? Sa isang banda, malagay man siya sa peligro, ganun din naman ako. Ang totoo nga niyan. Excited na ako sa gagawin namin. Huh? Kung ganun pala, ayos na! Sandali, may pumasok na idea sa isip ko. Huh? Excuse me. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si... Meron sana akong gustong sabihin sa'yo. Pumasok ka. Meron din sana akong sasabihin sa'yo eh. Maupo ka. Hindi na. Hindi na ako uupo. Tatayo na lang ako. Oh! Ah!
pangalan nyo, mga umas. Magbabayad kayo ngayong tatlo, alam niya yon. Hindi ko naisip na nagpalit pala ng katawan si Nayamad at Shiraishi. Akala mo rin kasi madali mo maya-expel si Shiraishi. Oras na magpalit kayo ng katawan at dalin mo siya sa gulo. Ang problema mo nga lang, mas nauna kami nag-isip ng diskarte kumpara sa'yo. Ngayong baliktad na tayo, gagawin ko rin sa'yo ang masamang balak na pinapagawa niya sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Kaibigan natin si Noah, hindi siya mag-uutos ng ganun. Hindi niya magagawa yon. Yung kaibigan niyo din ba ang nagsira sa loob ng clubroom namin na siya rin umatake kay Shiraishi? Huwag niyong sisihin sa Takigawa! Huwag ka na magsayang ng oras dyan. Walang sasabihin matinuo mga yan. I-hostage siya lang natin silang tatlo para makumbinsin natin si Takigawa. Dahil dyan, may naisip akong ideya. Bakit? May kailangan ba kayong tatlo sa akin? Upper class students? Teka! Paano mo nalaman to? Sa party to, magandang ideya, ha? Ang sabihin niyo, pangit yung kasing magpapalag. Kaya tayo nagubukin! Ayusin niyo sa susunod! Wow, ha? Sabihin mo yan sa sarili mo! Kita mo ngayon, Takigawa. Hawak namin ang tatlong kaibigan mo. Kaya itigil mo ng plano mong i-expel kami, okay? Ayoko. Ano sabi mo? Sa palagay mo, ganun kabilis lang akong susuko. Ang kitit naman ang utak mo. Ano sabi mo? Itiwan niyo ako! Pero, meron ako magiging deal sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang Bowie Moana na notebook kapalit ang tatlong kaibigan ko. Bahala ka sa akin ang tatlong yun. Wala na akong ipagkaibigan bukod sa kanila. Gusto mo pala ng deal. Hindi ako pumapayag. Eh kung ibigay ko rin ang volume 2, payag ka ba ha? No deal! No deal? Hindi naman talaga ang gusto nyo, di ba? Ibibigay ko sa inyo! Hindi ako pumapayag. Gusto ko, itigil mo ng plano mong i-expel ang witches. Yan ang demand namin, wala nang iba. Ayoko. Ayaw mo talaga? Nakipag-deal ako sa'yo dahil hindi ko kaya ibigay ang gusto mo. Kaya naiinis ako sa'yo. Ang kulit mo talaga! Mas makulit ka. Ah, ganun ah. Mukhang hindi nga tayo magkakasundo. Nakakainis talagang babaeng yan! Tapos, bumalik ka rito ng walang dala. Oo. Alam mo, nakakapagtaka siya. Ang buong akala ko, sunod-sunuran lang ang tatlong ito kay Takigawa. Lumalabas, may concern pala siya at magpapalit pa ang notebook para sa kanila. Sa palagay ko, kailangan natin gamitin ang charm power para maging kakampi sila. Please, wag. Kahit ano, wag lang yan. Pakiusap. Pero kasi, hanggat hindi kayo sumusuko, wala ka ng ibang paraang magagawa. Naiintindihan ko. Lulubayan na namin ang witches mula ngayon. Fokusawa, sigurado ka ba? Kung hahayaan niyo kaming makawala, susubukan namin siyang kumbinsihin. Ang ayoko lang kasi, maiwan siya na nag-iisa. Sigurado ba kayo? Okay lang kayo ng ganito? Oo naman. Mas mabuti na magkakasama tayong tatlo kaysa magkakahiwalay. Ganun? Kayo bahala kung ganun. Tayo na. Hoy, Noah! Meron sana akong gusto itanong. Ano yun? Kung manliligaw ka, sorry. Hindi kita sasabihin. Siyempre, hindi yun, oh! Kaya nga, ano ba yung itatanong mo? Gusto ko lang malaman mo na hindi mo kakayanin kontrolin ang buong school gamit ng powers mo. Yun ba talaga plano mo? Tama ka. Parang ganun na nga ang plano kong gawin. Ha? Ang masama lang, marami pang dapat na gawin bago mangyari. Ganun talagang mahirap kayong paliwanagan talaga. Dahil dyan, nagdulot sila ng problema na naging dahilan para ayawan sila ng iba. Hindi naman tama yun. Maayos silang nagsimula rito nung wala pa silang witch power. Tumigil ka, ba? Sa tingin mo ba ginusto nila ang nangyari sa kanilang tatlo? Alam ko na kung anong power meron ni Kakuya. Kaya sige, kunin mo ang power ko ngayon para malaman mo ang totoo. Siya, tapos umuwi na tayo? Ano yun? Napakapangit ang panaginip ko, ah. Huh? Ang lakas naman ng loob mo ipakita sa akin ang lahat ng yun.
para maintindihan mo ang lahat. Iyon ang katotohanan na gusto kong malaman mo. Oo nga. Nung una nga akala ko nakaraan mo nakikita ko. Nagkamali pala ako. Nakita ko ang larawan na nakaraan na walang gustong bumalik. Sa madaling salita, ang tunay na kapangyarihan mo ay ang kakayahang makita ang panaginip na puno na nakakatakot na pangyayari. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo dito? Maraming oras kang nakakulong sa loob ng kwartong yun bago ka pa man makita ng napadaang bantay. Kung ako ang nasa lagay mo, hindi ko kakayanin yun. Oo, tama ka. Pero ang totoo, mas matindi ang naranasan ng tatlong kaibigan ko. Hindi naman sila talaga ang may gawa ng mga bagay na yun eh. Na-frame up lang sila hanggang sa napasama na sila. Ganun pala. Ganun pala ang nangyari, ha? Itutuloy ko pa ba to? Pero alam mo, hindi ko na kailangan pakalalahanin yan eh. Hindi makakatulong ang pagmumukmuk mo palagi. Huh? Hanga ako sa'yo dahil naitago mo yan ang mahabang panahon. Kung ako yan eh... Pwede ba tumigil ka? Nandito ka ba para pwintasan lang ako sa mga nangyari sa buhay ko? Hindi ka ba marunong maawa? Hindi naman. Kung ganyan lang, tama nung kami lang tatlo ang magkakaibigan. Mas magiging tahimik ang buhay namin. Simula ngayon, huwag ka nang makialam. Sandali nga! Kung ano man ang nangyari sa'yo noon, hindi yun ang pakay ko kaya ako nandito! Gusto ko lang malaman mo na handa kita tulungan! Dahil alam ko na hindi mo kayang tulungan ang tatlo mong kaibigan, tama? Ganun ba? Oh. Hindi mo naman kasi sinabi yan kanina eh. Ano ka ba? Alam ko naman na ito ang gusto mo mangyari, ulam mo. Matagal na akong nag-aanap ng paraan para iligtas ang tatlong yun. Simula pa nung unang beses ko silang inalikahan. Pero... wala pa rin akong nagawang mabuti sa kanila. Malaman kung anong gusto mong mangyari sa kanila. Isa lang naman ang gusto kong mangyari. Maibalik sila sa sitwasyon kung paano sila nagsimula. Saan ba sila nagsimula? Gusto ko, maibalik yung dating sila na tinitingala, tinahangaan sa school, sakaling magamit nila ang kapangyarihan ng witch. Alam mo, nag-umpisa na kayong hadlangan ang ginagawa namin, bigla na lang akong merong na-realize. Huh? Mas maganda kung sa kanila muna tayo magsisimula. Kalimutan natin ang miyembro ko sila. Nang sa ganon, mabilis sila makakabalik sa kung ano sila dati. Okay lang ba sa'yo ang ganon? Huwag mo akong alalahanin. Hindi naman mawawala ang witch power ko, di ba? Kuya Yamada! Seiko! Anong ginawa niyo? Ano ba problema niyo tayo? Wala nang naniniwala sa ano magsabihin namin! Wala nang may gusto sa amin! Wala naman kaming ginawa! Pero sakit sa ulo ang turing sa aming lahat dito sa school! Hindi na kami papayag ngayon! Tama na ito! Gusto na namin may balik sa dati ang buhay namin dapat simula ngayon! Wala ka naman pakialam sa amin nung una, hindi ba? Kaya tigilan mo lang pakikialam mo! Kayo may kasalanan kung bakit ko ito ginagawa! Kayo may kasalanan kung bakit ako dahil yan sa masama niyong ugali sa iba. Dahil sa kawalang pagpapahalagan ninyo sa tao. Dahil din sa inyo, kaya nagdudusa ngayon si Noah. Alam namin yan. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa amin yan. Pero, hindi namin alam kung ano ang gagawin. At totoo, hindi ko rin alam kung paano. Pero sa ngayon, bakit hindi niyo muna subukan na pangitiin si Noah? Pumayag sila na magtayo tayo ng stall ng walang hirap. Ang magandang balita pa, naayos natin ang gulo ng tatlong yun. Yan nga ang pinakamahalaga, pero... Anong ibig sabihin ng kausa sa yan, ha? Ito? Kasi eh... Hoy, lumayo-layo ka naman sa akin! Bakit? Ang totoo niyan, kuya, parang nai-inlove na yata ako sa'yo! Ano ka ba? Tumigil ka nga dyan, pwede ba? Halika na, kuya! Sabay na tayo umuwi! Teka, sandali lang! Hoy!
Intindi nyo, ha? Ginawa niyo pang love boat itong club room. Pambihira, hindi na nahiyato si Yamada. Sinabi mo pa! Wala ba kayong napapansin kay Noah? Kahit na hindi maganda ang power sa taglay niya. Pansinin nyo, tinamaan pa rin ang isang bahagi ng puso ni Noah matapos ang nangyari. Hey, pwede ba umay? Pareho silang nagbukas ang kanilang damdamin, kaya naging malapit silang dalawa sa isa't isa. Sa palagay ko, isang uri ng power din yun. Tingin ko, may mga bagay silang pagkakaparehong dalawa. Alam niyo ba kung bakit hindi dapat malaman nino man ang pangalan ng ikapitong witch? Ikaw? Sabi mo kung sino ka! Sino pa ba? Si Urara Shiraishi. Bakit Yamada? May problema ba? Kapag nagtipon-tipon ang pitong witch, matutupad ang kahit anong kahilingan. Ha? Huh? Bakit naman ako mag-aabalang pumunta sa bahay ni Asuka? Kasi kailangan! Hindi nila ako papasukin doon kung hindi kita kasama! Hindi pa tapos yung pinapanood ng pelikula eh! Wala na akong pakialam doon! Basta sumama ka na lang sa akin! Ngayon na nga yung pinakamagandang party! Pakiusap! Yamada! Sandali, Yamada! Leona! Ha? Sabihin mo sa akin na nangyari. Hindi ka naman pakali dahil lang nakipagpalit siya ng katawan sa iba. Nakakatawa ka naman! Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi mo ba naiisip kung ano ang nararamdaman niya ngayon? Pakiramdam niya wala siyang kalaban-laban! Ikaw lang ang hindi nakakaintindi rito. Anong sabi mo? Kahit ibalik mo si Shiraishi, wala rin mangyayari. Sayang lang ang pagod mo. Kaya huwag ka mataranta. Siya nga pala, doon sa kwento mo kanina, may napansin akong kakaiba doon. Tungkol sa mangyayaring ceremony. Ano na naman? Oh? Bakit kayo nandito? Basta tumabi ka dyan, Miyamura! Kakausapin namin si Miss Leona! Ang ginagawa niyo rito? Hihingi sana kami ng tulong kay Leona tungkol kay Rika. Sana nagsabi ka muna sa amin bago ka pumunta dito. Sakto ang dating ninyo. Nakakapagtaka na imbitado si Tamaki sa ceremony. Ang kailangan lang naman doon ay ang pitong witch, wala nang iba pa. Nakuha lang ni Tamaki ang kapangyarihan niya dahil may naiwan sa kanya si Mikoto Asuka, pero hindi siya witch. Kung ganun, bakit inimbitahan din siya ron ni President? Ang hula ko, ang kapangyarihan taglay ni Tamaki, baka pwede pang ibalik sa witch sa pinagkunan. Alam niyo ni Yamazaki, na kaya ni Tamaki na magbalik ng kapangyarihan ng iba. Hindi maaari. Ibig sabihin, ibabalik na kay Asuka ang kapangyarihan yun bago ang ceremony? Oo, ganun na nga. Kakainis! Tapos problema pa si Shiraishi! Ano na gagawin natin? Huminahon ka. Uunahin natin si Rika sa Yonji. Pero aamin ko, mahirap talagang kalabanin ang babaeng yun. Pwede natin sabihin na nagkakaisa ang Student Council President at ang Seven Witch sa katawan at kaluluwa. Mauna na kami. Yamada! Ha? Huh? Sabihin mo nga, sino ka ba talaga? Ha? Nakakapagtaka na kasi. Paano at kailan mo nakilala ang kapatid ko? At saka, pasensya ka na. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Saan naman? Matagal na panahon na kasi mula nung huli siyang tumawa. Sige! Gusto kong kumampi ka sa amin. Ang kulit mo, Yamada! Nakakainis ka! Paliwanag ka man lang sa amin! Ano ba ang relasyon niyo ni Yamazaki? Uy! Bakit? Nagsiselos ka ba, Yamada? Ha? Bakit naman ako magsiselos? Sige na nga. Palagay ko hindi mo maiintindihan, pero sasabihin ko na. Kaming dalawa ni Haru, mahalaga kami sa isa't isa, kaya hindi kami pwedeng mawalay. Ganun pala yun. Pero nakakapagtaka. Kung talagang mahalaga kayo sa isa't isa, bakit kaya pinagpalit pa ni Yamazaki ng katawan sina Asuka at Shiraishi? Anong ibig mo sabihin? Kung may tiwala kayo sa isa't isa, di ba dapat hindi siya maniniguro ng ganun? Mali ko ba? Yun ang desisyon ni Haru eh. Siyempre maniniguro siya. Kung ganun, edi ibig sabihin, hindi ka talaga pinagkakatiwalaan ni Yamazaki. Imposible yung sinasabi mo! Sinusubukan mo ba kami paghiwalayin ni Haru, ha, Yamada? Hindi, sinasabi ko lang ang nakikita ko. Siguro naman, pati ikaw, napansin mo rin yun. Na ginagamit ka lang ni Yamazaki para makuha ang gusto niya. Ganun nga! Kala ko naman! Ikaw ang nakakaintindi sa akin, Yamada! Dapat alam mo ang pakiramdam ko tuwing pumapasok ako dito sa school! Dahil lagi ako nakakalimutan ng lahat! Wala akong kahit sino nakakausap! Kahit wala nang pangalan ko kahit saan, walang saysay ang pagpasok ko rito! Bakit pa ako magtsatsaga na pumunta rito? Dito sa buong school, isa lang ang nakakaalam.
Kumusta ka na, Sayonji? Magandang umaga. Kahit anong mangyari, hindi ko magtatag sila si Haru! Ganun pala. Pero iba na ngayon. Dahil kahit papano, kilala ka na rin naming tatlo. Kung kakampihan mo pa rin si Yamazaki, talagang kayong dalawa na lang habang buhay. O sige. Tama ka. Tutulungan kita, Yamada. Pero may isang kondisyon. Kailangan niya munang papasukin ulit si Leona dito sa school. Kasi, alam ni Leona ang pangalan ko. Pero hindi ko pa nabuburang alaala niya. Hindi ko pwedeng palampasin yon alang-alang sa pride ko bilang ikapitong witch. Sige, yun lang pala. Halika na, Yamada. Hindi ako payag doon. Kung hindi ka payag sa kondisyon ko, hindi ako makikipagtulungan sa inyo. Oras na siguro para maghanda ako. Ano ba kayo? Hanggang kailan tayo tatambay lang? Bakit? May naiisip ka bang gagawin? Wala, pero... Kailangan kita makausap. Bumalik ka kagad dito. Kung hindi. Sinabi ni Rika na gusto niyang papasukin niyo ako sa school. Tama ba ako? Paano mo naman alaman? Sabi na nga ba, hindi ba pala nakakalimutan ng ikapitong witch ang tungkol sa akin? Buti nakapagpa siya na ako. Alam ko kung bakit pinagdadaanan niyo ito ngayon. Pasensya na. Ako ang dahilan ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Noong pumasok ako, member ako ng Supernatural Studies Club. Noong mga panahon na yon, may isa pang member ang club. Magkasama kami nag-research tungkol sa mga witch. Tatakbo ka student council president para magpatuloy itong club? Ganun ba? Mahal mo talaga ang club? At sa wakas, nalaman din namin ang pangalan ng ikapitong witch. Umalis ka na rito ngayon din! Dahil doon, nung nawala ang alaala ng lalaking yon, nakalimutan din niya ang tungkol sa akin. Si Yamazaki? Ibang klase. Hindi ako makapaniwala. Ibig bang sabihin, nalaman lang uli niya ang tungkol sa mga witch nung naging president na siya? Hindi pwede ang ganito! Kailangan malaman agad ni Yamazaki ang totoo! Wala nang kwenta yon sa ngayon. Bakit naman? Oras na mabura ang alaala ng tao, hindi na siya maniniwala sa kahit anong sabihin mo sa kanya. Maniwala ka sa akin. Sinubukan na namin ni Yamada yon, pero walang nangyari. Pero! Huwag kang mag-alala, nene. Masaya na ako dahil nasabi ko sa inyong lahat ngayon. Kaya naman, handa na akong pumasok ulit! Wala nang oras. Dalhin niyo na ako kay Rika ngayon din. Sandali lang! Hindi ako papayag na punta mo si Rika! Hindi ba yun naman ang sinabi niyang kondisyon sa inyo? Kapag pumasok ako sa school, sasama si Rika sa ceremony niyo. Oo, ganun na nga. Bakit ba ako pinipigilan? Hindi ko maintindihan ang gusto mo mangyari. Oo, alam kong magulo! Pero hindi rin ako kumbinsido na gusto mo rin bumalik dun. Ang mga alaala mo, mawawala ang lahat ng alaala mo kay Yamazaki. Alam ko, yun ang dahilan kaya napakatagal mo hindi pumasok. Ayos lang. Ang totoo niyan, ayoko na siya makitang ganun. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi ko inakalang madadala niyo siya rito. Kapalit ng pagtulong mo sa ceremony, burahin mo ang alaala ko. Payag ka ba ron? Siyempre naman. Ako nga nagsabi ng kondisyon, di ba? Kung ganun, sige, gawin mo na. Naiintindihan kita. Para yan sa student council. Pero napakahirap na ginagampan ang mga papel. Yan na! Tapos na! Tapos na nga. Nagampanan ko na ang tungkulin ko. Ngayon naman, may isa lang akong kailangang asikasuhin. Yamazaki? May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Ganun ba? Tapos na ang school day. Mabuti pa umuwi ka na agad. Oo. Pauwi na ako. Sana balang araw, magkita pa ulit tayo. Bakit ako naluha? Iwan muna kita, ha? Sige lang. Ngayon na! Kumanda ka ngayon, Nikoto Asuka! Magsama ka na lang at magpahuli ka na!
rin ako sa tapang nyo kahit hindi kayo nag-iisip. Ikaw, gusto mo rin ba akong subukan, ha? Oo, humanda ka. Yun sana ang gusto ko sabihin. Pero hindi lang ako ang kalaban mo! Ang gagaling nyo naman! Nakita kong pagtutulungan nyo ron! Ikaw naman, Yamada. Umaasa kami sa'yo. Sinabihin ako ng kapatid ko kagabi na samahan daw kita. Ano bang meron? Kailangan ko ng student council officer para makausap si Asuka. Ha? Oo, sige. Pasensya na talaga kayo, ha? Sabi ni Mikoto, ayaw raw niya ng bisita ngayon. Oy! Yamada! Shirashi! 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 Nandiyan ka ba? Huh? Yamada? Shirashi! Pasensya ka na. Nakakahiya. Ayoko sanang makita mo akong ganito. Lahat ng sinabi mo, totoo pa lang lahat ng yun, pero hindi ako naniwala. Ayos lang yun. Hindi na importante yun ngayon. Pasensya na kung ngayon lang ako. Natakot ako. Takot na takot ako. Anong mangyayari sa akin? Huwag ka mag-alala. Babalik ka sa normal pa nga ako. Titiyakin ko na hindi na mangyayari uli sa'yo ang ganito kahit na kailan. Okay na. Nandito ng lahat, di ba? Dumating na ang panahon. Totoo nga, bumalik ako sa normal. Naibalik ko na rin ang kapangyarihan ni Mikoto Asuka ngayon, di ba? Ewan ko, hindi ko rin alam. Huwag niyo nang isipin yan. Ah. Tinitiyak ko yan sa inyo. Tanggapin mo na lang, Mikoto. Sawang-sawa na ako na laging mag-isa. Simulan na natin bago pa magpakita si Yamazaki. Tatayo lang naman kami sa mga marka, di ba? Parang nagiging exciting ang nangyayari, ah. Oo nga, nasasabit din ako! Yamada, ako rin ba? Oo. Tara, ikaw rin, Asuka. Akala niyo ba ganun lang kadaling gawin ang ceremony na yan? Ang sasama ninyo, bakit hindi niyo ako sinasali sa kasiyahan? President! Halika, umalis na tayo. Hindi, ayos lang. Nandito ako para obserbahan ang ceremony. Nalutas ko na ang misteryo sa wakas. Matagal ko nang iniisip kung ano ang nangyari. Ni hindi ko alam kung bakit ako naging president. Tuwing iniisip ko yon, nakakaramdam ako ng matinding sakit. Parang dinudurog ang puso ko. Tinutukan ko ng maigi ang mga tungkulin ko bilang president para kalimutan ang sakit na yon. Pero lalo lang yung lumala. Hindi ko alam kung bakit ako naging president. Pero, may isa akong natutunan. Mawala man ang alaala, hindi mawawala ang damdamin. Hindi ba tama, Sayonji? Ibig bang sabihin, alam na niya? Naisip din niya na minsan nang binura ang mga alaala niya? Gusto kong maalala ang tunay na dahilan na naging president ako. Kaya nagpa siya ako. Yamada, ikaw na ang bahala mula rito. Sige. Ano naman ang... Ano nangyari? Sandali, ano to? Odagiri? Tamaki? Shirashi? Anong ibig sabihin nito? Ipapaliwanag ko. Bukod sa ating dalawa ngayon, tumigil ang oras para sa kanilang lahat. Ano? Napakabagal ng ikot ng mundo ngayon. Halos tumigil na sa bagal. May alam ka ba sa sinasabi nila na Theory of Relativity? Ano uli yun? Teka, hindi ko naintindihan. Pero alam ko kakaiba itong nangyayari. Simple lang ang gagawin. Tumayo ka sa gitna ng bilog at magdasal ka ng buong puso. Sana bumalik na ang alaala ng lahat. Ganon. O sige. Pero bago yun, may gusto sana ako itanong. Gusto ko lang malaman, masaya ka bang nagkaroon ka ng witch power? Itong power ko? Masaya ba ako? Siyempre meron akong hindi gusto. Pero maayos naman akong tinanggap ng student council sa kabila ng lahat. At third year na ako. Siguro ang inaalala ko na lang ngayon, kailangan ko na magiging kapalit sa pwesto ko. Pinipili ang nagiging ikapitong witch. Kaya pipili ako ng babaeng pagdadaanan din ang pagdadaanan ko. Kasi kung hindi ako pipili, meron kayong kusang tatanggap sa ganitong papel? Ganun pala. Pero, bakit mo ba natanong? Wala naman. Siguro gusto ko lang malaman. O sige na, Yamada. Handa ka na ba? Oo. Ano man ang susunod na mangyari, hindi mo pwedeng buksan ang mga mata mo, ha? Ha?
Ano ba? Walang mangyayari kung tatayo ka lang dyan. Eto na. Oh, kumusta na kayo? Bumalik na ba ang mga alaala nyo? Oo na. Bakit? May kailangan ka ba sa club namin? Oh! Sorry ha. Maling kwarto pala to. Biro lang! Sabi na para may nararamdaman akong kakaiba eh. Ngayon, nalutas na ang misteryo. Hindi ko inakala sa dinami-dami ng tao kami pa makakalimot sa'yo, Yamada. Oo nga, kahit ako hindi ko inaasahan na mangyayari yun eh. Pero okay na kami. Natapos na yun. Yamada! Welcome back! Salamat. Heto na! Mag-celebrate tayo! Ayos! Okay! Sandali lang. Ayokong sirain ng sandali. Pero meron akong sasabihin sa inyong mahalaga. Mahalaga? Alam namin, Yamada. Kapag tinipon mo ang pitong witch, magkakatotoo ang hiling mo. Pwede natin gawin yun paulit-ulit! Hindi, hindi ganun yun. Teka nga muna. Alam na natin ngayon ang mga pangalan ng mga witch. Kaya bakit hindi nabura ang mga alaala natin? Kasama yan sa dahilan kung bakit gusto ko kayo makausap. Pati na rin ang kahit na sinong may alam tungkol sa mga witch. Yuhuu! Nandito na kami! Teka, bakit parang ang liwanag? Wala ka namang sinabi na may party ngayon dito! Mabuti naman, nandito na kayo. Nahuli na kayo ng dating. Nyo? Kinakabahan nga ako sa mga mangyayari. Masalamat kayo. Tinulungan ko kayo. Makinig nga kayo sa akin! Aba, nandito pala silang lahat eh. Sabi nyo may meeting. Kaya pumunta na rin ako dito. Paano kaya ito? Bihira lang akong ma-excite ng ganito eh. Pwede rin ba akong pumasok? Oo. Pati ako, pinapunta mo rito. Pakiramdam mo siguro, bigatin ka na. Ikaw, pakiramdam mo ba bigatin ka na? Diyo na naman, wag mo na kasi asarin si Haru! Tinawag mo rin yung grupo ni Yamazaki! Oo naman! Okay, may dapat kayong malaman. Tungkol ito sa hiniling ko sa ceremony. Yung bagay na buong puso mong pinagdasal? Oo. Ang totoo, hindi ko hiniling na bumalik ang mga alaala nyo nung ceremony. Pero, bumalik ang mga alaala namin? Oo nga. Dahil ang bagay na hiniling ko noon, ay mawala ang lahat ng witch powers mula sa school na to. Kaya pala wala nang nasasagap ang telepathy ko ngayon. Ako rin hindi na binabangungot. Ibig sabihin, wala nang lahat ng powers? Oo. Dahil palagay ko, yun ang mas makakabuti. Tama ka nga. Nakuha namin ang powers na yun dahil nung una kami rin mismo humiling na makuha yun. Pero hindi nagtagal, yun din ang naging ugat ng paghihirap namin. At isa pa, masaya naman ang pag-aaral namin dito sa school kahit na hindi namin ginagamit ang powers namin. At dahil yun sa tulong mo! Ganun pala. Huh? Ikaw ang taong nagtataglay ng lahat ng pitong kapangyarihan, kaya karapatan mo magdesisyon ng ganun. Sa kalagayan namin ngayon, hindi na namin kakailanganin pa ng witch powers. Oo. Yamada, pasensya ka na. Ha? Bakit? Anong meron? Kasi, nangako ako sa'yo noon, pero hindi ko natupad. Nangako ka? Di ba sinabi ko, na ako ang unang babaeng hahalik sa'yo? Hindi lang naman natupad yun dahil sa akin eh. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang totoo, gusto kong ibalik ang kabutihan mo sa'kin. Ha? Hindi ko hiningi ang tulong mo, pero niligtas mo ako. Kaya naman, gusto ko sanang ako naman ang tutulong sa'yo. Kaya lang nakalimutan ko yon at ipinagtabuyan pa kita sa kabila ng lahat ng ginawa mo para sa akin. Dahil doon gusto ko talagang humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako. Dahil desperado ka, kahit hindi naman totoo, nagawa mong sabihin sa akin na mahal totoo mo yun. Ako. Uulitin ko sana yun pag bumalik na ang alaala mo. Mahal na mahal kita, Shiraishi. Gusto kitang maging girlfriend. Oo nga, nakalimutan ko. Nasabi mo nga pala na may gusto ka ng iba. Oo nga. Sinabi ko nga yun, ikaw din ang tinutukoy ko noon. Talaga? Akala ko, noon mo pa alam na ikaw talaga ang gusto ko. Ha? Paano ko malalaman? Sandali, ibig bang sabihin? Sige. At saka Yamada, may hilingin sana ako. Pwede ba kitang halikan? Ano? Teka, parang mali yata yun! May tamang paraan para sa ganung bagay! Baka kasi may powers pa ako. Gusto kong makasiguro na wala na ngayon. Gusto mo ring malaman, di ba? Sige na nga. No.
Baka nag-aalala sila. Pasimple ka pa. Gusto mo lang naman akong alikan eh. Oo nga. Pasensya na kung naghintay kayo ah. Late ka na naman. Gano'n ba katagal para magpalit kayo ng katawan ah? Naku, sorry talaga. Umuwi na tayo. Sabagay, late na. Bukas na natin ituloy. Ang bagay-bagay naman kasing dalawa kumilos eh. Ay, naku naman. Mukhang wala namang nangyayari sa paghahanap nila sa pampitong witch eh. Sa Tamaki na sa club room? Nagbibiro ba kayo? Hindi ka naman siya nakita na na. Naku po, malapit pala talaga ang pao na invisibility. Hindi kasi nag-iingat ang dalawang to. Bakit? Anong problema, Miyamura? Ang totoo niya, Yamada, meron akong hindi sinasabi sa inyo. May kapatid akong babae, mas matanda sa atin. Sa Susako din siya nag-high school. Palagay ko, meron siyang impormasyon tungkol sa Seven Twitch. Ha? Huh? Anong ibig mong sabihin? Bakit kayo mo lang sinabi yan? Bakit ba tinago? Mabuti pa, sumama kayo sa akin. Pupuntahan natin siya ngayon. Ngayon ko lang nalaman na may kapatid ka pala. Ang totoo niyan, hindi na siya nag-aaral ngayon. Bakit? Drop out ba siya? Ang Seven Twitch ang may kasalanan kung bakit siya nahinto sa pag-aaral. Hoy, Leona! May mga kasama ako rito na gustong kumausap sa'yo. Oh? Teka! Ayun! Gunting niya na! Ikaw na ang bahala, Yamada. Dito lang kami sa labas. Hoy, sandali, Miyamura! Bakit ako lang? Eh, ikaw naman itong gustong masolve ang problema, hindi ba? Bakit biglang nabago ako sa... Tumahimik ka. Nakakatakot, pero... siya na lang ang pag-asa namin. Kailangan ko siyang harapin. Meron kami gustong malaman! Pwede ba? Lababas ka na rito! Kung ipilit mo ang gusto mo, hindi kita sasantuhin! Alam ko, pero bago ang lahat! Ano to? Ano nangyari sa akin? Hindi maaari. May power siya na makipagpalit ng katawan. Hindi ko alam na... May kinalaman ka ngayon sa witch powers. Nababaliw ka na ba? Kung hindi mo alam, mas madali kami makakakilos. At kung wala kang balak sabihin sa amin, ako nang gagawa ng paraan. Oh, teka, Yamada! Anong plano mong gawin? Huwag mong kalimutan na pwede kong gawin ang lahat sa katawan mo dahil kontrolado ko to ngayon. Ganon? Kaya pala yan ang ginawa mo sa akin. Paano na lang sakaling, maghuhubad din ako. Ito naman ang magpapabago ng future, okay lang kahit mahubaran pa ako. O bakit? Akala ko ba maghuhubad ka? Please! Nakikiusap ako at balik mo lang ang underwear mo! Kung ganun, umalis ka rito. Pakiusap! Yan ang bagay na hindi ko magagawa! Hindi ko alam kung anong dahilan bakit hindi ka nag-aaral pero wala akong balak na! Kaya yung ginawa mo dahil may dahilan ako para pumasok! At kung magpapatuloy ito at hindi magbabago ang hinaharap, mawawala rin na nag-iisang dahilan na magpasok ko sa school! Sige, makikinig ako. Pambihira. Nababaliw ka na ba talaga? Ibig sabihin, hinahanap mo ang Seventh Witch dahil gusto mo lang sagipin na minamahal mo? Oo, tama ka. Ganun na nga yun. Kung ganun pala, kinalaban mo ako ng dahilan sa ganyan kababo na dahilan? Ganun pa man. Bilib ako sa'yo! Huh? Dahil dyan, sasabihin ko na sa'yo ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa Seventh Witch. Talaga? Didiretsahin na kita. Kilala ko talaga kung sino ang Seventh Witch. Ganun pa man, kapag nakilala mo na siya, sigurado mag-iiba rin ang future mo. Okay lang, sabihin mo na sa akin ngayon! Hindi ka pwedeng gawin yon. Ha? Huh? Dahil sa palagay ko, hindi ka pa handa sa pwedeng mangyari sa'yo. Hindi handa? Espesyal ang power ng Seventh Witch. Pag nagtataon, ito na ang ultimate choice mo. Kapag nakilala mo na siya, ito ang pwedeng mangyari sa'yo. Hindi mo na muling makikita si Shiraishi kahit na kailan, kaya mo. Teka, sandali muna! Kung sinasabi mo na hindi ko na makikita si Shiraishi, ibig sabihin, pwede siya mapahamak! Ganun ba? Sabihin mo sa akin! Anong pwedeng gawin sa kanya ng witch na yon? Ano? Sabihin mo sa akin! Kalma lang. Ikaw ang maaaring mapahamak at hindi siya. Ano? Ako? Yamada, oras na malaman mo kung ano ang totoong pangalan ng Seventh Witch na yon. Lahat ng alaala mo tungkol sa mga witch ay mabuburang lahat sa isip mo. Alaala ng mga witch? Kung ganun, walang problema sa akin ang bagay na yan. Ibig sabihin na okay lang sa'yo na gano'n ang mangyari? Kung ako nga nilayoan ko siya sa sobrang takot eh. At hanggang ngayon, gano'n pa rin ang nararamdaman kong takot. Ha? Huh? Natatakot ka? Ang totoo niyan, nakatakas lang ako sa kanya. Pero ang ibang club member na kasama ko sa research, nakalimutan na nila ang lahat ng tungkol sa mga witch. Kung ganun, yung alaala lang tungkol sa mga witch ang mabubura niya, gano'n ba? Kung ganun, walang problema.
Alam ko na ang pwedeng mangyari. At handa na akong i-report sa presidente ang nalaman ko. Nakakistorbo ba ako sa curry party nyo? Ibig sabihin, kailangan lang namin paalala sa'yo ang lahat ng tungkol sa witches, di ba? At meron pang isa. Kapag nakita nyo ako uli at wala nang maalala, ang gusto ko, ibalik nyo ako sa club kaagad. Ang mga witch, ang dahilan kung bakit tayo nagkakilala. Sa oras na makalimutan ko ang tungkol dito, babalik ako sa dating ako nung hindi ko pa kayo nakikilala. Ipangako nyo. Hahanapin nyo ako anuman ang mangyari. Hangal ka. Oh? Alam nga naman, pabayaan ka lang namin ng ganun. Gagawa kami ng paraan para ibalik ka, no? Oh. Eh di okay! Kilala ko ng ikapitong witch. Galing ng Class 3F. Si Rika Saionji. May tama ka dyan! Nagtataka ako kung paano mo nalaman kung sino ang ikapitong witch. Congratulations! Si Miyamura na ang susunod na presidente. Ang galing, hindi ba, Yamada? Ah. Ah, Yamada. Sakali lang na mapatrouble ka, pumunta ka agad sa akin, ha? Okay ka na ba ngayon? Oo. Umuwi ka na agad sa inyo ngayon. Sige. Bakit ka pa sunod ng sunod sa akin? Mapapahama ka kapag dumikit ka sa akin. Hindi mo ba naiintindihan yun? Ikaw tong hindi nakakaintindi. Ha? Huh? Kahit na mawala pang alaala mo, kapag inalikan mo ko at nagkapalit tayo ng katawan, malalaman mo pa rin na meron kang powers. Ay nako, kahit na. Paano kung burahin din niya ang memories mo, edi tapos na. Hindi na mababalik yun. Okay lang, edi lalayo na lang ako. Kung pwede yun, edi sana ako nang gumawa, hindi ba? Tama na nga, umuwi ka na lang. Alam mo ikaw, kapag sinundan mo pa ako ng sinundan, Sorry! Hindi ko sinasadya! Oh. Alam mo, Yamada, ako ang unang babaeng nakahalik sa'yo, hindi ba? Oo? Oh? Kung ganon, edi, ako pa rin ang unang taong hahalik uli sa'yo. Oo nga. Kung sakali man, mahahanap pa rin naman kita sa loob ng school, hindi ba? Magsimula na lang uli tayo. Tama ka. Ano, dyan ka na lang ba? Ha? Hindi ah! Ay, nako! Ganun lang yun? Hindi ba simula pa lang ito? Ikaw pala. Nice to meet you, Yamada! Ako nga pala si Rika Saionji. Ako ang Seventh Witch. Ay, may tatanong ako sa'yo, Yamada. Bakit pala wala kang suot ngayon na underwear, ha? Huh? Oh, umano! Buisit! Siguro nasa loob din ng kulumor, no? Kasi ako, ganun din, Yamada. Ha? Huh? Ang totoo nga niyan, wala rin akong suot na underwear ngayon. Ha? Huh? Ano? Nagmamadali kasi akong pumasok kanina, kaya ayun, nakalimutan ko. Pero alam mo, komportable naman talaga kapag walang suot eh, di ba? Pareho lang tayo. Ano? Huwag mo nga ako ipare sa'yo, pwede ba? Ang cute mo naman! Ito, hawakan mo! Ay, ano kayang plano nito? Buburahin na kaya ng witch na to ang alaala ko? O paano? Pwede na ba tayo magsimula? Una, gusto kong ipikit mo muna sandali ang mga mata mo. Iiwan na kita! Bye, Vee! Hoy, teka! Akala ko ba buburahin mo yung alaala ko? Hmm? Nagawa ko na! Ano yung ibig sabihin nagawa mo na? Huh? Basahin mo yan, ha? Nilagay ko dyan ang detalye. Aalis na ako. Bye-bye, Yamada! Ah! Oh! Eepekto ito sa loob ng 24 oras. Siguraduhin mong nasa bahay ka at nagpapahinga. At kapag nakaramdam ka ng kakaibang side effects, magpa-check up ka agad sa student council. Ano to, reseta? Ay, 24 hours pa bago umepekto. Ibig sabihin, normal pa rin ang pag-iisip ko sa mga oras na to. Sabi may marathon daw. Nakakainit. Ibabalik ko na.
ko sa inyo ang test paper noong isang araw. Ha? Ah, tapos na ang klase. Pagbihira. Hindi naman na wala ang alaala ko, ah. Siguro, walang epekto sa akin ang powers ni Sayonji. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na hindi na wala ang alaala ko. Nangako pa naman ako sa kanilang lahat. Alam ko na, mabuti pa. Magkukunwarin na lang ako sa kanila. Tapos babawiin ko na lang sa susunod. Hindi, sasabihin ko na lang ang totoo. Hello, guys! Walang epekto sa akin ang powers na. Ewan ko ba kung bakit? Ha? Ano yun? Ikaw si Yamada ng Class B, hindi ba? Bakit? Meron ka makilangan sa amin? Hmm? Wala. Pasensya na sa abala. Alam ko na. Ganun pala ang nangyari. Hindi nga nawala ang alaala ko. Dahil ang alaala nila sa akin ang nawala. Huwag ka nang magtaka. Dahil nga hindi umepekto sa'yo ang powers ng mga witch, gumawa na lang kami ng ibang paraan. Matagal nang patakaran na tanging ang student council president lang ang nakakaalam ng pananatili ng seven witches sa school. Kaya naman, hindi nababalik ang mga alaala nilang nabura. Yan ay para maprotektahan ang kaayusan sa eskwelahan. Dahil dyan, humihingi ako ng tawad. Kung yun ang dahilan, wala kang dapat naihingi ng tawad sa akin. Matagal na rin mula nung huli ko itong naramdaman. Parang malungkot ka ngayon, ah, Yamada. Tamaki, huwag mo sabihing naaalala mo ako. Pareho lang tayong dalawa ng kapangyarihan. Hindi tumatalab sa atin ang powers ng ibang witch. Tayong dalawa lang sa school na to ang may natitira pang alaala ng lahat. Siya nga pala, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ano naman yun? Gusto mo bang umanib na lang sa akin? Hindi, no? Eh, hindi agad! Ang totoo niya, ng student council president ang ugat ng lahat ng kaguluhan dito. Sa palagay ko, ito na ang pagkakataon para magsanib puwersa tayo laban sa presidente. Ibagsak natin ang pagiging diktador ni Haruma Yamazaki! Sige na, Yamada! Ayos! Ano? Wala ka bang balak na kumampi sa akin, ha? Wala, kaya tumigil ka na! Sandali lang muna! Maawa ka naman sa akin, oh! Pag nagkataon, may iiwan ako mag-isa! Mag-isa? Rika Sayonji, siya ang ikapitong witch. Yuhuu! Alam mo ba na masama ang chismoso? Dati ikaw umiiwas sa mga tao, tapos ngayon nalulungkot ka kasi wala na makaalala sa'yo! Ginawa ko lang naman ang inutos sa akin ni Yamazaki. Burhay ng witch power ni Mikoto. Saka ko inalay ang sarili ko sa school. Pero ngayon, nawala na lang ang pangarap ko na maging council president. Ganun ba? Ano ba ang alam ng isang happy-go-lucky at walang pakiramdam na katulad mo, ha? Tumahimik ka na! Ang totoo niyan, hindi ko rin alam kung anong dapat kong gawin! Shiraishi? Nagpunta ako rito kasi may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano? Kakausapin mo ako? Sige, ano ba yun, ha? Kasi galing kang clubroom kahapon, hindi ba? Gusto kong malaman kung plano mong sumali sa amin. Hindi. Hindi ako interesado. Ganun ba? Sige. Bukas na lang uli. Pwede ba kitang iyayain lumabas? Pasensya ka na. Sige. Okay lang naman. Hindi naman kita pipilitin kung hindi mo pa kaya sagutin sa akin. Ganito na lang. Sabihin mo na lang sa akin kapag may sagot ka na. Hindi yun ang dahilan. Ha? Kasi may iba kasi akong nagugustuhan. Alam mo, okay lang yan, Yamada. Kung ayaw niya sa'yo, edi move on na lang. Ang importante dyan, nandito ako para maging kakampi mo. Sino yon? Sino yung tinutukoy niya na gugustuhan niya iba? Hindi ka pa rin nade-depress kahit na nabasted ka na niya? Bakit? May batas ba na nagsasabi na dapat nang sumuko dahil lang nabasted? Ang alam ko niyan eh. Nabanggit niya sa akin kung sinong lalaking yon nung nag-club trip kami. Sino? Sino yon? Kaya lang, hindi ko na maalala ang pangalan. Hindi mo maalala kung sino? Alam ko na kung sinong lalaking tinutukoy niya. Ang alam ko, si Miyamura yun. Ha? Nagkakilala yata silang dalawa noong mahulog silang pareho sa hagdan. Tama, dun nga! Oy, Tamaki. Totoo kaya na hindi na maibabalik ang mga naburang alaala? Sabihin mo nga.
Ay, nako. Kung ang tinutukoy mo, ang mga naburang alaala ng mga witch, may pagkakataon pa nga na nawala pati ang powers nila. Ganun ba? Kung ganun, handa na ako ibalik ang alaala ni Shiraishi. Ha? Hindi ako makakapayag na basta nalang baliwalain ngayon. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nalalaman ang totoong nararamdaman niya. Ipapaalam ko uli sa kanya ang nararamdaman ko. Oo, maganda yan. Pero anong plano mong gawin? Paano mo gagawin yan? Ipitin ko sa sarili ko! Ibabalik ko ang alaala nilang lahat. Sinabi ko naman sa'yo hindi pwede, di ba? Bakit kasi ang kulit mo? Sige na naman, please! Sige na! Bahala kang magmakaawa, pero hindi ko pwedeng sabihin ang hindi ko alam. Saka isa pa, napakarami ng sakit ng ulo ko ngayon, huwag ka nang sumabay. Yun kasing mga witch na nakalimot sa'yo, nagwawala uli ngayon. Nagwawala sila? Bumalik silang lahat sa dati nilang ugali pagkatapos niyong magkakilala. Kaya simula nung nawala ka sa isip nila, bumalik sila sa dati nilang ginagawa tulad ng hindi mo pa nakikilala. Kaya mas naging sakit pa sila ng ulo ngayon, alam mo ba yon? Nagkataon pa naman na patapos na ang term ko bilang presidente, kaya nakakainis. President, nandito na ang supplementary documents. Kaya dahil sa problemang yan, busy-busy ako ngayon. Buisit! Kailangan gumawa ng ibang paraan! Ikaw si Yamada, tama ba ako? Ang balita ako, nagtapat ka kay Shiraishi pero binasted ka raw niya eh. Ano? Paano mo nalaman yun? Kung ikaw lang ang magiging karibal ni Miyamura, wala kang sinabi sa kanya. Ano sinabi mo? Pero, sa ating dalawa lang naman, kung gagamitin mo ang powers ko, pwede mong paghiwalayin silang dalawa. Kung anumang relasyon meron sina Shiraishi at Miyamura, pwedeng masira. Hindi ko masabi sa ngayon, pero kailangan mo ang powers ko. Pumunta ka sa courtyard. Hihintayin kita ron, baka magbago ang isip mo. Sabi ni Yamasaki, bumalik sila sa dating sila. Kung ganun pala, isa lang ang ibig sabihin nun. Nagre-recruit na naman ngayon ang mga miyembro si Nene Odagiri. Hindi na to biro. Pero, bakit hindi ka na lang muna sumakay sa gusto nila? Ha? Kung gagawin mo yan, pwede mong magamit ang iyong charm power. Baka sakaling mapadali nito ang trabaho mo. Tama! Hello, sorry, napaghintay kita! Ngayon lang kasi ako nakapag-desisyon eh. Eh siya nga pala, ano yung sinasabi mo palang powers? Ang tagal mong dumating! Ibig sabihin kanina ka pa nag-iisip, tinis ka! Bilang parusa mo, kailangan mo akong halikan ngayon! Kung gagawin mo yon, patatawarin kita at papayagan kita na mapasali sa inner circle. Okay, sige, gagawin ko. Game na, ha? Teka, sandali lang! Hindi ka ba muna magdadalawang isip na gawin yan, ha? Bakit? Ikaw naman may gusto nito, di ba? Oo nga, pero syempre naman eh. Pero parang, di ka na mapipigilan na halikan ako, kaya sige, bahala ka. Ayos! Nadali mo rin, Yamada! Oy! Shiraishi! Nagkakamali ka na akala! Walang ibig sabihin na nakita mo! Wala yun! Okay lang. Wala naman akong pakialam eh. Bahala ka kung anong gusto mo gawin sa iba. Bakit naman ako makikialam? Oo nga naman. Bakit ba ako nagdadahilan sa kanya? Kung tutuusin, walang pakialam si Shiraishi sa akin ngayon. Pero, paano na lang kung hindi na bumalik ang alaala niya? Kailangan ko pa rin magpaliwanag sa kanya. Kailangan ko na magtapat. Sasabihin ko na kung anong nangyayari. Shiraishi, ang totoo, meron akong gustong ipaliwanag sa'yo. Sinabi ko na meron na akong ibang nagugustuhan, di ba? Pero bakit ganun? Iba ang nararamdaman ko sa'yo. Yamada, sabihin mo, sino ka ba talaga? Sino ka? Ibig mong sabihin, ang mga alaala namin tungkol sa'yo, binura ang lahat ng yun ng ikapitong witch? Oo, ganun na nga. Kasama niyo ako dati. Nagwi-witch hunt tayo sa Supernatural Studies Club. Huh? Kung ganun, isa rin akong witch. Nakakatawa ka pala, Yamada. Ha? Ganun pala? Nakalimutan din pala ni Shiraishi na isa siyang witch. Kung ganun, papatunayan ko sa'yo katotohanan. Halika, halikan mo ako. Hindi ka nahahalikan, no? Bakit naman ayaw mo? Pero, gumaan ang pakiramdam ko. Salamat sa'yo. Pasensya ka na kanina, ha? Naging napakaiyakin ko kamakailan.
ano? Bakit? Anong problema? Nagiging masyadong abala kasi ang mga tao. Bibihira na lang silang pumunta sa club natin. Siguro yun ang dahilan. Sa nakikita ko, hindi lang sa mga witch may nangyayaring kakaiba. Kailangan ko na mabalik ang mga alaala nila. Kapag nagpatuloy ito, magkakahiwalay ang lahat. At lalong masasaktan si Shiraishi. Pero, hindi ba dapat alalahanin mo rin ang sarili mo sa nangyayari? Ha? Palagay ko, sa pananaw ni Shiraishi, lalaki ka lang na binastedan niya dati at nanghalik ka agad ng ibang babae at pilit na naman siyang hinahalikan. Babaero ka na hindi makatanggap ng pagkabigo. Ah! Oo nga no! Bakit na naman? Abala pa ako sa Student Council Presidential Campaign eh. Sandali nga, hindi ba masyado ka malapit? Ina! Sorry! Medyo nadulas lang ako! Siya nga pala, Miyamura! Pwede ba akong pumunta sa inyo mamaya? Ano ka ba, Yamada? Kung yun ang gusto mo, sana sinabi mo kaagad. Sa halip na sa bahay ko, ang mabuti pa, doon tayo sa lugar na tayo lang. Ha? Huh? Sa mga ganitong oras, pwede tayo sa kwarto sa tabi ng Student Council. Wala na pag-asang-isang ito! Ibang epekto ng charm power ko! Pasensya na. Kalimutan mo na yung nangyari. Siguro pagod lang ako kaya nangyayari to. Ay! Ano bang kailangan kong gawin para makita ang kapatid ni Miyamura? Mukhang hirap na hirap kayata. Oh? Ako rin eh. Ni hindi ko man lang nalapitan si Noah Takigawa. Bakit ganyan ang itsura mo? Ano nangyari sa'yo, Tamaki? Malabo na. Hindi na babalik pa ang alaala, oras na mawala yon. Kahit na magpakihirap pa tayo para ibalik sa kanila yon. Tumigil ka nga! Hindi ako papayag ng ganun! Kahit anong kapangyarihan, may paraan para mapawalang visa yon. At isa pa... Nandiyan ko pala, Yamada! Huh? Ang lakas na loob mong gamitin sa akin ang sarili kong power! Ha? Dahil sa'yo, napakasama na pinagdaanan ko ngayon! Ginamitan mo kasi ako ng copy power! Ipapatanggal ko sana yun sa club room, pero sabi ng lahat ng nandun, wala silang alam tungkol sa'yo! Ibig sabihin, hindi siya... Kahit si Ushio, kung makaasta, parang gusto niyang palabasin na nakalimutan ka na rin niya. Yung halik nga yun! Yung halik! Napawalang bisa ang kapangyarihan ni Sayonji dahil doon sa halik! Ganun ba yun? Pero bakit hindi bumalik ang alaala ni Miyamura? Ibig sabihin, epektibo lang ang halik kapag ginamit yun sa mga witch! Ha? Huh? Di gagana yun kay Shiraishi! Hoy! Ipaliwanag niyo sa akin ang nangyayari! Magic na nagbubura ng alaala ng iba? Oo, tama! Ganun pala yun! Parang naiintindihan ko na ngayon ang nangyayari. Pero bakit ako lang ang hindi nakalimot ng lahat ng tungkol kay Yamada? Yun ang gusto kong malaman. Pero Adagiri, masaya ako na meron pang nakakaalala sa akin. Napasaya mo talaga ako? Wala akong pakialam dyan, no? Ano ba yun? Ano bang pinagsasabi niya? Unggoy na yun? Pero, ako lang bang nakakaalala? Gusto mo akong kausapin? Tungkol ba sa Student Council Campaign? Ushio, tama na yan. Ha? Mula ngayon, palalayain na kita. Teka, sandali lang. Hindi ko yung matatanggap. Sabihin mo, ano muna ang dahilan mo? Hindi pwedeng... Paano na? Ano nang balak mong gawin ngayon? Ano? Hindi ko ba napawalang bisa ang power? Wala na. Hindi na gumagana yon. Talaga? Pero bakit ganon? Gaya nga ng lagi kong sinasabi. Mahal kita. Yun lang ang dahilan. Ganon ba? Mabuti naman kung ganon. Pero sana, huwag ka nang sumunod sa akin mula ngayon. Meron lang akong gustong malaman. Saan mo ba balak magpunta? Sa pupuntahan mo ba, kailangan mong iwan ang lahat ng malapit sa'yo at ang lahat ng meron ka? Ganun na nga. Tama ka. Naiintindihan ko na kasi ngayon ang lahat. Wala akong mapapala kung aasa lang ako sa kapangyarihan ko o sa posisyon ng Student Council President. Kaya naman, hindi na ako aasa sa kapangyarihan ko. Titigil na ako. Bad trip naman! Mabuti nga na alam natin babalik ang alaala gamit ang halik! Pero wala rin kwenta kung hindi ko mahalik at si Shiraishi! Oo nga. Abang!
ganun pala yun. Nagulat naman si Haru doon. Sayon, G. Alam niyo ba kung bakit hindi dapat malaman ni Numan ang pangalan na ikapitong witch? Hindi. Kapag nagtipon-tipon ng pitong witch, matutupad ang kahit anong kahilingan. Kahit ano? Matutupad? Oo. Oh, kahit ano pa yon. Kaya nga, hindi mo pwedeng ituloy ang ginagawa mo. At kung hindi ka makikinig, siguradong pagsisisihan mo yon. Anong sabi mo? Nagpakita na naman sa'yo ang pampitong witch? Hindi ko rin alam kung paano niya lalaman. Baka siya masakay ang nagsabi sa kanya. Ibig mong sabihin, hindi malabong bigla na namang mawala ang alaala ko? O sige, kapag nangyari yon, ibalik mo kaagad sa akin ang alaala ko bukas. Ha? Alam kong alam mo na ito. Pero ako na lang ang mapagkakatiwalaan mo ngayon. Wala nang iba. Hindi. Mahirap na, baka mapahama ka pa sa nangyayari. Ako na lang ang maghahanap ng paraan. Sandali lang! Oh? Bago mawala ang alaala ko, meron ako... Meron akong gustong sabihin sa'yo na importante. Ang totoo, Yamada. Ang totoo. Huwag mo nang sabihin. Pero... Ibabalik ko ang mga alaala nilang lahat. Kaya kung ano man yan, sabihin mo na lang sa akin kapag tapos na ang problemang to. Anong ibig sabihin nito? Huh? Hindi ako nakalimot. Nasa akin pa rin ang alaala ko. Sa madaling salita, hindi nagagana ng dalawang beses ang kapangyarihan mo sa isang tao. Parang ganun na nga. Kasi ngayon ko lang naman kinailangan gamitin yun uli sa isang tao. Ano nang gagawin natin ito, Haru? Sayang naman. Dahil dyan, magiging magulo pa tuloy ang sitwasyon. Pero nakakaaliw din. Yamada, hindi ko nahahayaang gawin mo lang ang kahit na anong gustuhin mo mula ngayon. Ano ba yan? Bakit dito pa tayo magkikipagkita sa kanya? Nandito tayo kasi ako lang ang may hawak sa susi ng kwartong ito. Ginagamit na lang itong tambakan ngayon. Pwede namang doon na lang tayo sa classroom eh. Ay nako, hindi ka talaga nag-iisip no? Alam mo ba, kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng president na magkikita tayo, tayo rin ang mapapahamak. Oo nga, tama ang sinasabi niya, Yamada. O sige, ano na ba ang gagawin natin ngayon? Sa ngayon, isa pa lang ang clue natin. Yon ay kapag nagtipon-tipon ng pitong witch, matutupad ang kahit na anong kahilingan. Ang tanong, ano kaya ang talagang mangyayari? At saan naman magtitipon-tipon ang pitong yun? At papaano kaya? Teka, para may ideya ako. Hindi ko na masyadong naaalala yun. Pero noong nakaraang taon, may biglang tumawag sa akin at dinala ko sa isang lugar. Sa pagkakaalala ko, ang mga nakasama ko doon. Ang mga witch? Talaga? Pagkatapos, anong nangyari? Sinabi ko namang hindi ko na masyadong naaalala, diba? Ano? Palagay ko naman wala kaming ginawang mahalaga noon. Ibig sabihin, may sumubok na palang magtipon sa pitong witch pero walang nangyari pagkatapos. Baka naman may kinalaman yon sa pagbalik sa mga nawawalang alaala. Kung gano'n na nga, gawin natin ulit ang Seven Witches Ceremony. Baka yun ang sagot sa mga tanong natin. Oh. Sige ba, gawin natin. Okay. Dapat ibalik na natin agad ang alaala ng mga witch. Kadiri naman. Sino naman kaya ang bastos? Sino naman kaya gumagawa ng ganyan? Hindi ko gagawin niya. Hinaharang na ako ng student council. Kailangan kong magmadali para mabalik ang mga alaala nila. Uy, Yamada. Yung lalaking nagdanakaw ng halik, ikaw ba yun? Ha? Kasi diba sinubukan mo na akong halikan at pati na rin sa Odagiri. Hindi, mali ka nang akala. May magandang dahilan kaya ako ginagawa yun. Sabi na nga ba, ikaw nga ang bastos na yun. Hindi nga sabi eh. Huwag kang maniwala sa kanila. Siya nga pala. Sabay na tayo umuwi. Gusto ko kasing hingi ng payo mo sa isang bagay. Aalis na rin si Miyamura sa club? Oo. Pero bakit daw? Bakit daw siya aalis? Ang alam ko, siya raw ang napili para maging susunod na president. Magiging abala na raw siya lagi dahil doon. Siyempre, hindi ko naman siya pwedeng pigilan kung yun ang gusto niya. Kaya hindi ko na alam ang gagawin. Okay lang yan, huwag ka mag-alala. Hahalikan ko ang lahat ng witch. Ibabalik ko ang mga alaala nila. Ano? Hahalikan? Ah! Talaga bang, manghahalik ka pa rin kahit meron ka ng babala? Hindi! Hindi ako manyak! May dahilan kasi yun. Basta, sasaktan ko siya kung gusto niya umalis. Pipigilan ko talaga siya. Okay?
Wala. Nandun na yung istasyon. Tara na. Sandali, Yamada. Ha? Pwede mo na akong halikan. Puwapayag na ako. Ha? Nabuksan! Walang duda. Ito na nga ang lugar na yon. Bakit nandito ka? Hindi pwedeng pumasok dito nang walang paalam. Hindi ko inakala na ikaw pa ang tutulong kay Yamada. Ano? Ako ang tutulong kay Yamada? Ano bang pinagsasasabi mo? Nagkataon lang naman na biglang bumukas yung pinto. Sakto ang dating mo. Gusto mo bang makipagkasundo sa akin? Ano? Ha? Huh? Bakit bigla naman yata? Ewan ko. Pakiramdam ko kasi baka may magbago kapag hinalikan kita. Nagulat din ako na naisip ko yon. Nagiging bad girl na ba ako? Yamada. Gawin na natin. Ano? Gawin na natin? Dito? Okay lang. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi, no? O sige, tara! Babalik na ang alaala ni Shiraishi nito. Kailangan niya malaman. Dapat sabihin ko sa kanya ang sitwasyon namin ngayon. Ang tungkol sa iba. At sa pag-amin ko. Pero sa ngayon, ang importante, mabalik ko na ang alaala ni Shiraishi. Hindi yan pwede. Naglabas na kami ng babala tungkol sa mga alik niya, di ba? Makipagkasundo sa'yo? Ganun na nga. Malaking gulo kapag nagtipo ng pitong witch sa lugar na ito. Dahil doon, gusto ko sanang pigilan mo si Yamada at ang iba pa. Hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Eh kung ipakita ko ito sa'yo. Ano ibig sabihin na to? Huwag kang mag-alala. Pinigilan naman siya na halikan si Shiraishi. Ano bang gusto mong palabasin? May problema ba? Huwag mong sabihin na inakala mong maitatago mo yon sa akin. Alam ko, napansin kong tuluyan ang nahulog ang loob mo kay Yamada. Ngayon, kailangan mong pag-isipang mabuti ang gagawin mo. Kung tatanggapin mo lang ang tulong ko, madaling matutupad ang kahit na anong gustuin mo. Ibabalik natin ang alaala nila ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Una si Maria Sarushima. Sige! Kukunin ko lang yung bag ko! Yun na ba ang simula ng plano mo, ha? Sabihin mo nga, ano ba talaga ang balak mong gawin? Ha? Nakita ko kayo. Alam ko na palihim kayong nagkita ni Yamazaki kahapon. Ganun ba? Nabisto mo na pala ako. Mainalok siya sa akin. Sabi niya tutuparin daw niya ang gusto ko. At ang kapalit, gusto niyang pigilan ko kayo. Siyempre, hindi ako pumayag. Hindi ako naniniwala. Alam kong gusto mo si Yamada, kaya tinutulungan mo kami sa ginagawa namin. Pero bakit ka papayag na bumalik ang alaala ng mga taong malapit sa kanya? Lalo si Shiraishi Urara. May punto ka dyan. Inaamin ko, gusto kong pigilan si Yamada. Gusto kong manatili lang kaming ganito. Pero, si Shiraishi lang talaga ang gusto niyo makita. Kahit ano pang gawin ko, hindi magbabago yon. At kahit gamitin ni President ang kapangyarihan niya, hindi yon sapat para pigilan siya. Kaya naman, hindi ko na lang siya guguluhin. Ningiti na lang ako para sa kanya. Sisimulan na natin ang strategy meeting ngayon. Dalawa na lang ang kailangan natin para sa ceremony. Sina Sayonji at Shiraishi. Sandali nga! Bakit nagabala ka pang mag-drawing? Napakapangit naman yan! Mas madaling maintindihan kapag may drawing! Simula pa lang ng mahirap na parte. Kahit hindi problema si Shiraishi, mahiwaga pa rin sa atin ang buong pagkatao ni Sayonji. Masyado pang malakas ang kapangyarihan ng babaeng yun. Kung tutusin, bakit mayroon siyang kapangyarihan na burahin ang mga alaala ng mga kapwa niyang witch? May alam ako tungkol dyan. No? Nag-research ako. Gusto ko kasing makakuha ng impormasyon kay Rika Sayonji. At nakita ko na hindi nakalista ang pangalan niya kahit saan. Sa school register at attendance records. O kahit sa anong listahan. Pero, paano naman nangyari yun? Matagal na siyang estudyante. Third year na siya. Oo nga. Kaya nagtanong-tanong na rin ako sa mga kapwa niyang third year students.
Pero ang sabi nila, hindi raw nila siya kilala. Ha? Ano ba talaga nangyayari? At hindi rin siya nag-underwear! Ano? Totoo ba yan? Kinalaman! Sa ngayon, unahin na natin si Shiraishi. Sa susunod na natin problemahin si Sayonji. Oh? At siguruhin mo na hindi ka napapalpak ngayon. Oo naman! O sige, magsisipiin nyo na ako! Masyado naman siyang excited. Oras na. Uunahan na kita. Pasensya na, Yamada. Sigurado. Para sa seremony ang imbitasyon na to. Nakakatakot. Parang ayokong pumunta. Pero sabi rito, may parusa raw kung hindi tayo pupunta. Ayoko na mabigla nila akong i-expel dito sa school. Ibig sabihin para sa kanila, witch din ako. Makinig muna kayong lahat sa akin. Magtitipon-tipon tayong lahat bago dumating ang date na to. Dapat unahan natin si President. Gagawin natin ang ceremony. Pero, tatlong araw na lang bago ang deadline. Konti na lang ang natitirang oras. Shiraishi! Huh? Nandito ako para halikan ka. Ha? Wala nang oras. Sige na! Anong pinagsasabi mo? Urara, delikadong lalaking yan! Tatawag ako ng teacher. Hindi, huwag kang mag-alala. Ganyan lang talaga si Yamada. Huh? Pero pasensya ka na. Hindi ko magagawa yon. Lalo't nandito si Ito. Wala na akong pakialam sa kanya. Mauubos na yung oras natin. Pangako, ipapaliwanag ko rin sa'yo kung bakit. Ipaubaya na lang natin si Urara Shiraishi kay Yamada. Tayo naman, hahanapin natin si Rika Sayonji at... Bakit ka tumigil? Yuhu! Kamis na kayong dalawa! Ikaw! Bakit nandito ka? Anong pakay mo? Kayo naman kasi eh! Ang kukulit niyo! Ayaw niya talagang tumigil sa kahihimbestiga sa akin eh! Ginagawa lang namin yun kasi wala kaming kaalaman ng tungkol sa'yo! Wala? Naghanap na kami sa buong eskwelahan. Pero wala kaming nakitang Rika Sayonji kahit saan. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Kapag binubura ko ang alaala ng tao, nawawala na rin ang lahat ng alaala nila tungkol sa akin. Kaya hindi niya makikita ang pangalan ko kahit saan. Ha? Kaya tigilan niya na ako. Wala rin kasi kayong mapapala eh. Bye, D! Teka, sandali lang! Kung pwede, gusto ko makipagtulungan ka sa amin. Para na rin sa'yo, sana dumalo ka sa ceremony namin. Sagutin mo man lang ang tanong ko sa'yo. Ano ang binabalak ng President? Bakit gusto niyang gawin ang ceremony? Gusto mong malaman? Gusto ni Haru na tuluyang mawala si Yamada sa landas niya. Ang problema kasi kay Yamada, hindi siya makontrol ng student council. Dahil sa kanya, nagmumukha lang silang walang silbi. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa'kin. Shiraishi, sana... Maalala mo na ako. Kiyobi! Kahit halikan mo ko, wala rin mangyayari. Nakakapanghinayang ba? Ikaw, sabihin mo ko sino ka. Sino pa ba? Si Urara Shiraishi. Bakit Yamada? May problema ba? Yamasaki! Anong ginawa mo? Walang iya ka! Galit na galit kaya ka, Yamada. Anong ginawa mo kay Shiraishi? Kay Shiraishi? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan! Alam kong nakipagpalit siya ng katawan kay Mikoto, Asuka! Nako, oo nga. Problema nga yan. Wala si Asuka dito, kaya hindi ko malalaman kaagad ang totoo mula sa kanya. Sagutin mo ko! Nasaan si Shiraishi kung nakay Asuka ang katawan niya? Suspended si Asuka sa school. Hindi mo ba alam yon? Suspended? Nakita kasi siyang nakikipaghalikan sa school grounds. Nasa bahay siguro siya ngayon at nagsisisi sa ginawa niyang kasalanan. Sasabihan na kita ngayon, Yamada. Kahit pumunta ka kina Asuka, hindi mo siya makikita. Nasa patakaran na student council lang ang makakabisita sa estudyanteng suspended. Yan ang akala mo. Hindi ako papayag na pigilan niyo pa ako!